Kumusta po ang mga anak ng Diyos? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bago po natin simulan ang ating pumbahaginan, maaari po ba pinapakiusap po natin sa lahat po ng mga naririto, partikular po ang mga kapatid po nating alagad na nasa palibot po ng ating banal na dambana, kung mangyari lamang po ay pumasok po tayo dito sa loob ng ating pong banal na dambana. Sa mga kapatid po naming alagad na nasa palibot po ng ating pong dambana, malugod po ang aming paanyaya sa inyo na magsama-sama po tayong lahat dito po sa loob. Maraming salamat po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Muli po ay walang hanggang papuri at pasasalamat po ang ating pong ibinabalik sa ating buhay na Diyos sa muli pong pagkakataon na ipinagkaloob sa bawat isa. Salamat naman po at saktong-sakto po na pagbaba namin ng tricycle. Tahimik na po sa dambana. Kala ko naman po ay may mga kaganapan pa, kaya po pala ay tapos na po ang joyful at oras na po ng aking pagtupad bilang facilitator sa araw na ito. Masaya po ba kayo? Masaya po ba kayo? Nananalig po ba kayo na ang Diyos ang tinunguhan natin sa araw na ito? Dahil ang Diyos ang tinunguhan natin sa araw na ito, nananalig po ba kayo na ang Diyos ay may ibibigay na biyaya sa inyo? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At bago ko po ibigay ang ating pong pagninilayan sa tanghaling ito, nais ko pong ibahagi itong karampot po na kwento sa ating banal na aklat na magsisilbi pong gabay natin sa ating tema po sa araw na ito. Handa po ba kayong makinig? Handa po ba kayong makinig? Sige po, ito po yung magiging tema natin, nakapaloob po dito. Sabi po sa ating banal na aklat, isang araw daw po, ang ating Panginoon ay nananalangin. At pagkatapos daw pong manalangin ng ating Panginoon, nilapitan niya po ang kanyang mga alagad. Sabi niya po sa kanyang mga alagad, sino daw ba ako ayon sa sabi-sabi ng mga tao? Sumagot po ang isa sa kanyang mga alagad. Ang sabi po, eh sabi daw po nila eh, kayo daw po si Juan Bautista. Sabi naman po ng iba, kayo daw po ay si Elias. Sabi naman po ng iba, kayo daw po ay isang propetang nabuhay na galing pa nung unang panahon, na mula pa nung unang panahon. Kung magkagayon, sabi ng Panginoon, kung sila'y may sarili-sariling haka-haka at panukala kung sino ako, kayo tatanungin ko, sino ako para sa inyo? Sumagot po si Pedro, Panginoon, ikaw po ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. Sabi ng Panginoon, mapalad ka, Pedro, sapagkat nalaman mo ang mga bagay na ito. Nalaman mo ito, hindi dahil sariling iyo, kundi ako'y pinakilala ng Amang nagsugo sa akin dito sa mundo. Dito po ngayon papasok ang ating tema. Kung tatanungin ka ngayon ng Panginoon, at ang tanong niya sa iyo, Anak, sino ako para sa iyo? Sino ako para sa buhay mo? At kapag sinagot mo kung sino siya para sa buhay mo, ang karugtong na tanong, bakit yun ang pinili mo na ihalimbawa o itulad sa kanya? Bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Para po sa akin, ang Panginoon ay ang aking superhero. Bakit po? Sapagkat sa mga pagkakataong wala na akong inaasahan, siya ang aking nagiging kaligtasan at siya ang tumutugon sa aking mga pangangailangan. Uulitin ko po, kapag tinanong ka ngayon ng Panginoon at ang tanong niya sa iyo, Pedro, Maria, Magdalena, Herminia, Marta, sino ako para sa iyo? At kapag napili mo kung sino siya para sa iyo, bakit yon ang sinagot mo? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At upang pasimulan po ang ating bahaginan, isang kapatid ko pong alagad ang aking tatawagin sa harapan upang isiwalat niya sa inyo sino ba ang Diyos sa buhay niya.
Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa kapatid ko pong si Selly Mateo. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Talagang buhay po ang Ama. Ako po sa buhay ko po, maraming kaganapan na hindi ko maano sa akin sarili kung paano nangyayari yun. Noong pong isang linggo, dinala ko dito yung aking tatang na ang edad po 79. Galing po ako sa gawain ng gabi, nang dumating po ako sa amin, nahanap ako ng kapatid ko. Ang sabi ko po, nung umuwi ako, bakit mo ako kinahanap? Eh yun daw pong tatang ko, makasampu na ropong dumumi at sampung suka. Sabi ko, bakit sabi ng pagkatao po nagalit ako? Isipin nyo, 79 po. Pinarating pa po nila na maghapon, hindi sinabi sa akin. Nagbilang tao po ako. Sabi ko, bakit kalapit lang ng bahay ko, hindi nyo sinabi sa akin. Nang pagkayari ko pong hindi pa po ako nakakarating ng bahay, nasa kanto pa lang ako, din binalik ko po sa mahal na apo. Apo, sabi ko, kanina pa pong umaga sa dumudumit, nagsusuka. Pagdating po dito, nakaupo ang mahal ng apo. Sabi niya, anak, manalig kang mananampalataya. Ang tatang mo hindi maaano, kabag lang. Nando po ang pananalig ko talaga na buhay ang Ama. Kung paano na pinaligan ko yung sinabi ng mahal na apo, sabi ng mga kapatid ko, ate, hindi, tuloy na natin sa ospital, hindi. Kung ano man ang kaganapan, pwede niyo akong sisihin. Nando po talaga ang pananalig ko sa Ama. Kung paano sa paglilingkod ko sa Kanya na ibibigay niya kagalingan. At nagpapasalamat po ako sa Ama, hindi po niya ako binigo. Pag-uwi ko po ng bahay, ang sabi ng mahal na apo, painumin mo anak ng isang basong tubig na maligang walagyan mo ng asukal. Ginawa ko po iyon. Ang ano pa, pagdating po ng bahay, sabi pa niya susuka siya. Pero nandoon pa rin po yung pananalig ko sa Ama na sabi ko nga, Ama, gusto bilang pagkatao po, hindi ko po kaya ito, nanghihinaan ako dahil magulang ko matanda na. Pero alam ko, nananalig ako na sa sinabi na ng Banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na apo, na ibibigay niyo ang kagalingan niya. Kumuha po ako ng palanggana. Sabi ko, sige, sumuka ka na. At ito, tandaan mo ka ako, tatang, huling suka mo na ito. Sinabi ko po sa talaga sandera at saan sa kanya. At pinakain ko po siya ng tatlong kende. Marami po kasi pinaagawang mahal na apo ng candy, no? Pinakain ko po siya ng candy, tatlo. Nasa motor pa lang po kami, pinakain ko isa. Pagdating dito, pinakain ko pa isa, nakatatlo po siya. At talagang buhay na buhay po ang Ama. Kung paano po tinurang ko po sa Kanya na huling suka mo na lang ito at huling dumi mo, na talagang kaganapan po, talagang naganap yon. Kaya po ako, nagpupurit, nagpapasalamat sa Ama. Kung ano po lahat ng kaganapan sa buhay namin, sa buong pamilya ko na natutupad, kung ano po ang inihiling ko. Paano hindi ako maglilingkod sa Kanya, sabi ko nga. Sabi ko nga po sa mga anak ko, ayat na ano nyo sa sarili ninyo. Kung paano ang hirap ng buhay, kasi po ang sabi ng dalawa kong anak, pito po ang anak ko, eh may mga pamilya na po, isa na lang wala. Sabi po nila, simpleng pamumuhay lang po sila. Bakit eh, kananay, kaya ganito lang ang trabaho namin, nakakapagpagawa kami ng bahay. Yung kakong isipin ninyo kung paano ibinibigay sa inyo ng Ama, na kung paano ang binibigay na tirahan sa inyo, ayaw na tumutulo ng titirahan ninyo na kahiga yung aking mga apo. Talagang totoo po yun. Dalawang anak ko po ang nagpapagawa ng bahay na hindi po nila maatim sa sarili nila kung paano sila nakapagpagawa dahil wala naman po silang hanap buhay na maganda. Sabi ko, purihin nyo ang Ama. Talagang buhay siya, talagang totoo. Nandun po ang kagalakan ko pag sinasabi ng aking mga anak na Nanay, talagang buhay ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Bagamat hindi po sila madalas nakakarating dito, pati po ang aking asawa. Naganap po kami kalawa. Tatlo po sa pamilya ko, nagsabay-sabay po silang dumudumit, nagsusuka. Sabi ko, Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, tatlo po sila. Hindi ko po alam, pag-isip niyo po sa aking kaisipan kung ano ang dapat kong gawin. Sabi ko sa mga anak ko, asawa ko, manalig lang kayo sa tubig, naiinumin yung ilalaga ko nito, mawawala yan.
Nandun po yung unang gumaling yung aking mister, nakaisang baso po siya. Sabi niya, nawala yung kulo ng tiyan ko. Hindi ko po alam kung ano nakain nila. Pero yung po kinain nila, kumain din ako. Bakit ako hindi sumakit ng tiyan? Sabi po nung isa kong anak, nanay ako man wala na. Sabi ko, ama, hindi ko alam kung paano pasasalamat ang gagawin ko sa iyo. Talagang lahat ng pagsubok sa buhay. Bagamat dumadaan sa pagsubok, may luha, eka nga po, may luha man ang mga mata. Pero napakasaya po, nakakantam ng talagang bihaya ng ama. Sabi nga po niya, anak, ibinibigay ko man sa'yo ang pagsubok na ganyan. Alam ko malalagpasan mo yan, makilala mo lang ako. Talagang totoo po yun. Sabi po nung isa kong anak, hanggang sa kinabukasan po, siguro po nag-aano lang sa akin na kung paano nga po sa pagdudumi nila, na maya't maya dumudumi sila. Nang kinabukasan po pangalawang araw na, ang tanong naman po nung isang bunso ko, nanay, ano naman ba ang pampadumi? Natawa po ako, sabi ko, ama, hindi ko po alam kung ano ay sasagot ko sa aking anak. Sabi ko, panaligan mo lang, anak, uminom ka ng tatlong basong tubig, dudumay ka din. Totoo po iyon. Pagdating po ng tanghali, sabi nung anak ko, nanay, dumumi na ako. Sabi ko, ama, talagang totoo ko. Kaya nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa...
kaya nado po ang kagalakan ko kung paano po itinuro niya sa akin na pagpunta po sa dito, na sumama siya. Dalawang araw po siya sumasama, nagagalak po siguro siya dahil na yung kaganapan sa buhay niya na hindi siya napunta sa pagamutan. Kaya sabi po ng mga kapatid ko, bagamat hindi man po nagpupunta dito yung mga kapatid ko, paano daw pong naganap yon? Eh sabi ko, anda talaga hiwaga ng ama, kayo lang ayaw niyo magtiwala. Kaya ngayon sabi niya, sige doon na lang tumira sa inyo sa kasi tatang, kung ano man ang maganap niya, ikaw na ang bahala. Hindi naman ako sa ganom na upaubayaan niyo sa akin. Alam niyo, tulungan niyo din ako sa panalalangin. Kung may edad na yung magulang natin, kailangan pare-parehas tayong magbata kung paano ang kagalingan ng magulang natin, makamtan niya. Alam nyo, hindi naman ako dapat ako lang ang nagdadasal. Dapat tayo sama-sama. Sabi nga ako ng mahal na apo, nung nagbabanyo siya, dapat nagkakaisa-isa ang pamilya. Iyon ang gusto ng banal na espiritu kung paano kayo nagkakaisa-isang magkakapatid na walang sumasalungat. Bagamat hindi nga po sila nagpupunta rito, pero wala na po silang tutol. Magbuhat po nung nakita yung aking magulang na ganon. Kasi po sa dating buhay nung magulang ko na yun, nung mga po naadala ko dito, sa sikmura nga po, tsaka tumaas ang presyon niya. Bakit po dalawang taon na po siya nung August? Sabi po ng doktor, hindi pwedeng hindi maintenance. Dahil matanda na, bumabara yung puso. Pinainom lang po ni Apo ng dahon-dahon na siyam na araw, tsaka po siya nagbanyos. Alam niyo po ba, sa dalawang taon, sumupong yung sakit niya po sa puso? Hindi po. Pati po yung sa sikmura niya, nawala. Kaya sabi ng mga kapatid ko, unti-unti na po nahahatak dito yung mga kapatid ko, alos apat na po yung nakakarating dito. Siguro po inaano nila na bakit yung magulang namin gumagaling dito. Kaya po nandun ang pananalig na nila na makarating dito. Kamukha po nung isa. Ang sabi po sa akin ganito, ate, sama mo nga ako dun sa kay Apo kasi masakit yung ganito ko. Ang sabi po ng mahal na Apo, yung pong matris niya mababa. Sabi ng Apo, nung pumila po siya, po muna dito, dalahanguin. Alam niyo po ba, pag uwi sa kanila, ang sabi po sa akin, isang hango pa lang po ni Apo, ate, nawala na yung sumasakit sa pusong ko. O tingnan mo, napakasarap po talaga nung maramdaman po sa mga kapatid mo, na malaman nila na talagang buhay ang ama. Sabi ko, yun ang buhay na ama talaga na patatoo na pinaglilingkuran namin sa Dambana. Kaya mananig lang kayo talaga ako ng buhay siya. Pati po yung nasa Batangas, ito po isang patotoo. May kapatid po ako sa Batangas. Nagdumi rin po siya, suka. Pero iniisip po niya, yung po kasing ano ng mahal na apo, ibinigay ko po sa kanya para nakakadinig siya. Pagka ako naghagis ng candy, mahal na apo, magtabi ka sa tabi mo, ang kinin mo, tsaka tubig, inumin mo yun, kainin mo. Kung ano mang karamdaman ninyo, mawawala iyon. Tumawag po siya isang araw, sabi niya, ate, alam mo, hindi ako na-accompany, sabi niya. Pero sa dati kong buhay, nagpapatakbo na ako sa asawa ko. Pinanaligan ko lang, yung mensahe ng mahal na apo na pinakinggan ko. Kung paano napakinggan ko yon, nanalig lang ako sa kanya, na buhay siya talaga. Tingnan mo nga ako, kahit na malayo ka, nakakadinig kayo ng mensahe ng mahal na apo. Ako ka ako sana, kahit malayo kayong ganyan. Nadidinig ninyo yung mensahe ng mahal na apo sa pinaglilingkuran namin sa Dambana. Gusto ko ako nagkakaisa-isa tayo magkakapatid. Ayoko po kasi nung may sama ang kami ng loob. Lalo na nga po, matanda na nga po yung magulang namin. At saka isa pong malayo siya. Kaya siguro po, ganito na lang, nagpapasalamat po ako sa ama. Maraming pong salamat. Talagang buhay ka, ama. Salamat. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Di man niya po tinukoy ng hayagan kung sino ang Diyos para sa kanya. Subalit sa atin pong mga nakapakinig sa mga iba't ibang kaganapan sa buhay niya at sa buhay ng kanyang mga pamilya, hulaan niyo nga po kung sino ang Diyos para sa kanila. Ang Diyos po ang kanilang dakilang manggagamot. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang Diyos po na dakilang manggagamot ay di lang para sa kanyang pamilya. Hindi lamang po sa iilang mga anak ng Ama. Ang Diyos na ating tinatawagan bilang dakilang manggagamot ay para sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Subalit, ang pagpapagaling ng Diyos
ang tunay na makatatamot, makatatanggap, yaong mga anak niyang nananalig, naniniwala, nagtitiwala, at gumagawa ng ayon sa kanyang kalooban. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ngayon naman po, isang awit po ang ating mapapakinggan upang dito niya po ipahayag kung sino ang Diyos para sa kanyang buhay. Tinatawagan ko po ang bunsong kapatid ng ating minamahal na Apo Konching, Tita Annalyn Reyes. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa kanyang pag-aalay. Muli po ay isang mapagpalang umaga sa tanghaling ito. Kung kay kapatid na Berhel po, ang Diyos po ay hero, sa akin naman po ay king naman po. Ano po? He is my king or you are my king. Kasi po yun ang title ng awitin ko. Ang Diyos na kaisa-isang hari, ano po, nakataas-taasan, ang Diyos na nag-alay ng buhay, naghandog para sa pagtubos ng aking kasalanan. Kaya po tunay na buhay siya, gaya po ng bahagi ng ating Tita Celi. Ano po, ganun din po naging kaganapan sa akin nung Webes na gabi na, ayan po, kahapon, yun na plus ni kapatid ni Berhel ang aking kapatid. Pero ngayon po, meron pa rin po siya nararamdaman, pero hindi na po kagaya nung mga nakarang araw na talaga naman pong nanginginig po sa lagnat. Ano po, nanginginig sa lamig sapagkat nga po nasa loob ang kanyang lagnat. Kaya po, buhay na buhay ang ating Panginoon na marapat salamatan at papurihan. You are my king. Maraming salamat po. I forgive him because he won't forsake him and I accept him. And I'm alive and well. Spirit is within me because you died and rose again. I'm forgiven because you are sacred. And I'm accepted. You are content. Is within me because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my king, who died for me? Amazing love. It's my joy to honor you. Amazing love, how can it be? You're my king who died for me. Amazing love, I know it's true. It's my joy to you.
Maraming salamat po, mahal na kapatid. Ang Diyos ang hari ng kanyang buhay. Ang Diyos na hari ng mga hari. Sa atin pong lahat, dalawa na po ang nagbigay sa atin. Ang Diyos ang dakilang manggagamot at ang Diyos ang hari ng kanyang buhay. Sa atin pong lahat, mga kapatid, kapag mayroon po tayong mga pinagdaraanan sa buhay na para bagang hindi na natin kaya, isuko natin sa Diyos ang sabihin natin, Panginoon, pagharian mo po ako para makaya ko po ito. Kapag mayroon po tayong mga nagpapasakit ng ating mga ulo, mga anak, mga pamilya, mga mahal sa buhay, na para bagang gusto mo nang mapikon, gusto mo nang awayin at gusto mo nang pumatol, Panginoon, pagharian mo po ako para hindi po ako madala nitong tukso. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya ngayon naman po, isang pasyente po ang aking tatawagin sa harapan kung papaano pong ang pagkilos ng Diyos ay tunay na ipinakita sa kanyang buhay. Siya na po ang bibigyan ko ng pagkakataon upang isiwalat sino nga po ba ang Diyos sa kanyang buhay. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa kapatid ko pong si Catherine Sabal. Magandang araw po sa ating lahat. Kinakabahan ako. First time ko pong magsalita sa harap ngayon. Pang 6th day ko na po ngayon, 6 na araw na po ngayong pagbabanyus ko. Noong first day po, tsaka second day, ano po eh, yung tigas ng ulo ko, ayoko pong makinig, ganon.
mahirap po, nahirapan po ako. Siguro po yung depression na naramdaman ko nung mga halos mga 1 month noon. Nahirapan po ako. Marami pong mga pumapasok sa isip ko noon. Mga parang gusto ko na pong mamatay, ganon kasi. Iniisip ko, ginawa ko naman yung best ko. Bakit kaya yung ibang tao iniisip? Ayaw nila sa akin, ganon. Naging mabait naman ako, pero ayaw nila ako tanggapin. Kahit anong gawin ko, nakakitaan ka pa rin ng masama. Kahit wala ka namang ginagawang masama. Kaya parang yung faith ko kay God noon, iniisip ko, bakit kaya ganun, God? Tinatanong ko siya, kung bakit nangyari sa akin yun? Wala naman akong ginamang masama sa ibang tao. Gusto ko lang naman maging maayos, matapos ko ng maayos yung ginagawa ko. Maabot ko yung mga pangarap ko. Pero bakit ganun? May mga taong manghihila sa'yo pababa. Tutulungan kang... Maski tulungan ka nilang makaangat, tulungan ka nila, i-guide ka nila. Bakit ganun? Tinutulungan ka nilang ibaba. Ibababa ka nila kahit... Wala ka na mag-ginagawang masama. Hindi ko maintindihan kung bakit may ganun sa mundo. Kaya ganun po, yung faith ko biglang bumaba, bumagsak, yung lakas ng loob ko. Yung tapang ko, kaya ko mag-isa, kaya ko lahat gawin, kaya ko mag-excel kahit ako lang. Para yung mga kaibigan ko, hindi nila isipin na nagmamagaling ako. Mas pinili ko mag-isa para may sanay ko yung sarili ko. Pero ganun nga. Siguro yung reason kung bakit ako napunta dito, kasi para mas makilala ko si God, para mas tumatag yung faith ko. Kumbaga, parang quiz lang yon. Quiz lang to, yung mga nangyari sa akin, quiz lang. Wala pa yung test. Bumabagsak na ako, paano pa kaya sa susunod? Parang para sa akin, ano, sulong lang, go lang. Si God, nandyan siya palagi para sa atin. Pag-pray na lang yung mga ibang taong ganon. Kasi, si God, andyan eh. Alam naman niya yung totoo. Bakit ka pang hinaan ng loob? Diba? Kung wala naniniwala, at least alam niya, nakikita niya, alam niya yung totoo sa'yo. So, nagpapasalamat po ako kasi naliwanagan po yung isip ko. Nung nabanyusan po ako kay Mama Mary, lahat po ng mga sinasabi niya, yun po, para pong naliwanagan po yung isipan ko. Kay Sister Beth din po, mga sinasabi po nila sa akin. Parang simula po, yun na po yung nagisimula para mas maintindihan ko pa po yung pagdating ng third day ko hanggang ngayon. Parang naintindihan ko na po. Hindi po katulad noon first tsaka second, yun lang po. Maraming salamat, mahal na kapatid. Sige nga po, kayo nga po tanungin ko sa kanyang bahagi, sino ang Diyos para sa kanya? Ang Diyos ay ang kanyang pag-asa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sapagkat sa binahagi po niya, nalulumpay siya para bang lahat ginawa na niya, pero ba't may nasasabi pa ang tao, parang gusto na niyang mamatay. Subalit nang natungo siya sa dakong ito, nagkaroon siya ng pag-asa na oo nga, basta ikaw gumawa ka ng mabuti, di ka man tanggapin ng kapwa mo, may Diyos naman na nakakakilala sa iyo. Amen po ba? Lagi mo tatandaan, mahal na kapatid, di mo man maramdaman sa lahat ng tao ang pagmamahal na hinahanap mo. Subalit ang Diyos na bumuhay sa iyo, siyang higit na nagpapadama ng pagmamahal sa iyo. May plano ang Diyos kung bakit kanya dinala sa dakong ito, at yun ang pagtiwalaan mo upang malubos ang galak mo. Kahawig po siya nung anak ni Nanay Irma, si kapatid na Ola. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kahawig po niya ng muka. Ngayon po, isang tagasunod po ang aking tatawagin. Mula po sa barangay Mapanike, Kandaba, Pampanga,
tinatawagan ko po Bebe Nepomuceno. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa kanyang pagbabahagi. Tatlo na po, Diyos ay dakilang manggagamot, Diyos ay hari, Diyos ay pag-asa. Ano naman kaya ang sa ating kapatid na magsasalita? Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Ang may babahagi ko lang po sa inyo, bagamat siguro po hindi na po pangkaraniwan sa inyo, ang mukha ko po na dati na po akong nakikita dito. Ito po ay hindi ko man dapat balikan na, subalit hindi ko po mahilalahad kung papano naging mahalaga at kung papano ako minahal ng ating Panginoon Diyos. Noong pong hindi ko inaakala na ako po ay isang bata o may edad na mapapalawot po ako sa Pilipinas. Noong pong panahon na yon, ang binigay po sa akin ng ating mahal na Panginoon ay pawang pagsubok sa aking buhay. Naakala ko po sa buong pagkatao ko, wala na akong pag-asa, wala nang kulay ang aking buhay dahil sa mga mahal ko sa buhay. Noong pong nagumpisa yon, dahil po, bagamat ang paniniwala ko po sa buhay ko, wala na akong pag-asa. Subalit, sa kabila po ng lahat, binigyan niya po ako ng isang pagkakataon na ako ay mapalayo at mapunta sa ibang bansa. Noong pong panahon na yon, nagumpisa po ang pagsubok sa aking buhay, dahil po sa mga mahal ko sa buhay, mga magulang, mga kapatid. Noong pong nawalan ako ng magulang na bilang ina, sinabi ko po sa buhay ko, paano pa akong mabubuhay? Wala na akong ina, sabi ko. Subalit po, kahit na po ganun ang naranasan ko, na wala nang pag-asa, parang wala na akong pag-asang mabuhay, wala nang kulay ang aking buhay. Subalit po, ang Diyos po ay hindi nawalay sa kaisipan ko o sa kalooban ko nung panahon na yun. Natapos po na yumao ang aking ina, nalampasan ko po ang lahat. Akala ko po, wala nang kasunod. Sabi ko, nung matagal na rin po na yumao ang aking ina, sinabi ko sa aking sarili, ganito pala, kahit mawalan ka ng mahal na ina, pwede ka pa rin mabuhay. Sabi ko po sa sarili ko. Nagpasalamat po ako sa ating Diyos na buhay. Nagpatuloy ang aking pag-asa. Nausto na po ang aking buhay. Sabi ko, Panginoon, salamat po. Binigyan mo pa po ng kulay ang aking buhay. Akala ko po, wala na akong pag-asa na mabuhay sa mundo. Sabi ko po. Noong pong hindi po nagtagal, namatay na naman po yung aking naging tatay. Dahil po, ito po, hindi ko po ililihim sa inyo, kundi isasalaysay ko po ang lahat sa aking buhay.
ako po ay nagkaroon bilang stepfather po. Kasi po yung nanay ko, nakapag-asawa po siya ng una, ako ang naging supling, nakaisa-isa. Tapos po, nung mag-asawa sa barangay ng Mapaniki, nakapag-asawa po siya ng sa pamilya po ng Buko. Yung pong asawa ni Nanay Doray at saka yung stepfather ko, magkapatid po. Tuwang-tuwa yung stepfather ko nung ako ay na binigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon na mapunta po ako sa Japan. Dahil po yung mga anak ni Nanay Doray, dalawa po, asawa po sila ng mga Hapon, yung bungso po nakapag-asawa ng Hapon. At doon po siya nagkasupling ng isa. Bali dalawa po ang anak niya, yung panganay tsaka po yung bungso. E ako po ang bilang binigyan ng kapahintulutan na mapunta ron upang mag-alaga dun sa anak niya dun sa Hapon. Pumayag po ako, wala po akong alinlangan. Sabi ko, ito na siguro yung pagkakataon ko para makapunta doon at mabigyan ko ng kulay ang aking buhay. Supalit po ang takda ng Panginoon at ang plano ng tao ay hindi po plano ng Panginoon. Ganito po yun, nagpunta po ako ron. Sa bilang 10 taon na namalagi ako sa Japan, sunod-sunod po ang bumalik at idinatal, ibinigay ng ating mahal na Panginoon. Mga kapatid po, ang sumunod at bukod po sa stepfather ko, siya po ang naunang yumao. Ganon din po ang nararamdaman ko nung namatay yung nanay ko tsaka yung stepfather ko. Nung po namatay yung stepfather ko, yun din, basta ang sinabi ko sa sarili ko, kayo na po ang bahala sa akin, Panginoon. Kung ito man po ay sadyang nararapat sa akin na pinagkakaloob nyo, sana po tulungan nyo po ako. Dahil po, napakasakit po ang ganitong pagkakataon dahil malayo po ako sa kanila. Hindi naman po ako nabigo sa ating mahal na Panginoon na sadyang buhay na buhay siya sa aking sarili. Kasi po, kundi sa gabay niya at pagmamahal na inilaan niya sa akin, ewan ko po, baka po hindi ko alam kung saan na ako ngayon. Sunod-sunod po, nung po matapos ang stepfather ko, hindi po nagtagal dahil po namatay ang stepfather ko 2003. Tapos po, sumunod ang bali panganay po ako bilang una akong anak. Yung pong kapatid kong lalaki na bilang pangalawa, 2003 po ang stepfather ko. Tapos po, sumunod po ang kapatid ko, 2006, yung pong lalaki. Ganun na rin po, ganun na rin. Pero po, mahirap. Mahirap, talagang mahihiling mo po sa Panginoon na pwede pa po kaya akong mabuhay kung wala na akong kapatid, sabi ko. Tinatanong ko po sa kanya. Pero po, kahit na po, yung isip ko, puro pigati na lamang, lungkot sa ibang bansa, nakuha ko pong natiis at pinaglabanan. Ganun po, naging mahalaga sa akin ang ating Panginoon. Akala ko po, bilang kami magkakapatid, 6 kami po, bukod sa aming mga mahal na magulang, 3 na lang po kaming natira nung ako po ay umuwi. Pero po, ang dasal ko sa kanya, Ama,
Panginoon, sabi ko, huwag mo naman pong pahintulutan na kung sakali ako ay uwi sa Pilipinas, na wala na akong dadatnan sa aking mga kapatid. Alam ko po, Ama, mahal mo ako. Alam mo po, ikaw rin po ang nagkaloob sa akin ito. Kaya po, ang tanging hiling ko lamang po sa iyo, Ama, kahit na ilan lang po na kung ako sakaling uuwi, meron pa akong dadatnan at makasama ko, makapiling kahit sa maikling panahon. Talaga po, mga kapatid, kundi po dahil sa ating Panginoon, baka po siguro pinabayaan ko na po ang aking sarili, bahala na po kung saan ako mapadpad, kung saan ako maparoon. Subalit po, nang dahil sa ating Panginoon na sadyang talagang buhay na buhay siya, siya po ang naghari sa aking kaisipan, puso, kalooban, na sa hanggang ngayon po, ito po ang aking natutuhan sa Kanya. Kaya po, tuwing ako ay pumaparito o sa amin man, kahit saan po siya, lagi po ako dahil sa huling panahon po, naging masaya ako, naging masigla, naging makulay ang aking buhay, na kahit tatlo na lamang po kami, sa ngayon po ay nakakasama ko na rin po sila dahil po pinagkaloob niya sa akin. Totoo po yun, kung ano po ang inihiling mo, wala siyang hindi pagkakaloob sa iyo. Kaya po siya ang tanging Diyos natin, ganun po siya nagpadama sa akin. Na ganun siya naging mahalaga at makabuluan sa aking buhay. Na siguro po, hanggat meron po siyang binibigay na hininga sa akin, ito lamang po ako, laging humaharap sa Kanya at maligayang maligaya at galak na galak. Maraming maraming salamat po. Hanggang dito na lang po ang aking naibaba. Salamat po sa iyo, Ama. Binigyan mo pong muli ang aking buhay. Ganun ka po kahalaga nga sa akin ngayon, sa mga oras na ito at sa mga huling darating pang mga araw, mga taon na sa bawat sandali. Naririto lamang po ako sa iyo, Ama, sa iyong harapan. Laging susunod at laging luluhod, laging hihingi kung anuman po ang aking mga kakulangan. Salamat pong muli sa inyo, aking mga kapatid, at sa katawan po ng ating mahal na Apong Kunching, isa po siya kung bakit po natin natutuan ang landas patungo sa ating mahal na Panginoon. Muli po, maraming maraming salamat po at magandang magandang mag. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Kayo naman po tatanungin ko, sa Kanya pong binahagi, sino po o ano ang Diyos para sa Kanya? Ang Diyos ay ang Kanyang, ano po, sandigan, kapatid, at magulang. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Teka po, may napansin po ako. Parang yung tanong ko po ako rin sumasagot. Para po ako rin sumasagot yata nung tanong ko sa bagay po, kahit hindi man po direkta na masabi nila kung sino at ano ang Diyos sa kanila, makukuha naman po natin sa kanilang mga pagbabahagi. Amen po ba? Mga kapatid, tulad po ng Kanyang ibinahagi, iba't iba mang pagsubok ang Kanyang pinagdaanan, iba't iba mang mga problema ang Kanyang naranasan, ang Diyos ang Kanyang naging tunay na sandigan na kailanman ay di siya pinabayaan. Kayo po, nananalig po ba kayo na ang Diyos ay ating sandigan? Nananalig po ba kayo na ang Diyos ay ating buhay? Nananalig po ba kayo na ang Diyos ay buhay? Kung magkagayon po, sino mang Diyos ay pinagtitiwalaan, Diyos ay pinananaligan, umasa po tayo sa gagawin niya sa ating mga buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa mga nagbabahagi po ba, unti-unti na po nating nakikilala o unti-unti na nagpapakilala ang Diyos sa bawat isa? Nakikilala niyo na po ba siya? Ang tanong ko po,
kung ang Diyos po ngayon ay atin ang nakikilala, yung po bang mga katabi nyo ay kilala nyo na? Kilala nyo na po ba ang mga katabi nyo? Pwede po ba kayong magsitayo para magkakilakilala po tayo? Magsitayo po ang lahat para po magkakilakilala tayo. No po, baka naman nagkakasalubong na tayo sa palengke. Kapatiran na pala. Kasama na natin sa gawain ng Panginoon, di pa natin kilala. At upang tayo'y magkakilakilala, gaya ng pagkakilala natin sa ating Panginoon, halina po tayo, kumustahin ang bawat isa. Kumusta ka? Kay Kristo'y masaya. Ipalakpak ang kamay, ituro ang... Teka po, kumusta ka? Sarili nyo rin po'y kinukumusta nyo. Yung mga katabi po natin ang ating kukumustahin para po makilala din natin sila. Ulitin po natin, gusto po siguro may tugtog. Kumusta ka? Kay Kristo'y masaya. Ipalakpak ang kamay, ituro ang paa. Padyak sa kanan, padyak sa kaliwa. Umikot ng umikot at humanap ng iba. Nako, pinapapadyak pa eka ako, masakit ni rayuma ko. Pinapapadyak pa eka ako, arthritis ko nga nakasumpong. Isa pa po, kumusta? Teka lang po, yung kinamayan nyo kanina, iba naman po yung kamayan nyo ngayon. Para marami tayong makilala. Ready and kumusta ka? Kay Kristo'y masaya. Ipalakpak ang kamay, ituro ang paa. Padyak sa kanan, padyak sa kaliwa. Umikot ng umikot at humanap ng iba. Sige po, magsiupo na kayo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, nakakaaliw pakinggan ang bawat pagbabahagi sa harapan. Muli po'y isang tagasunod ang aking tatawagin sa harapan upang isiwalat niya sino nga po ba o ano ang Diyos sa kanyang buhay. At siya po'y tinatawagan ko sa harapan, tumutugon sa pangalang Glenda Canimo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa kanyang pagbabahagi. Sino o ano ang Diyos para sa kanyang buhay? Glenda Canimo. Pag po nagsasalita ako sa harapan, nakatingin silang lahat. Pagtatawag na ako ng pangalan, yuyuko na sila. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para po sa ating kapatid. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Tunay pong masupresa ang Ama. Hindi man po nyo inaakala na tatawagin kayo, ngunit buhay siya at nadadama niya kung sino yung mga taong nadarama rin siya. Salamat po sa araw na ito na isa ko sa napili ng ating kapatid na Berhel na magbahagi sa dambanang itong. Pero yung ibabahagi ko po, idadaan ko po sa kanta kasi meron po akong ginawang kanta na kung papalarin ako po'y matawag, ito po ay kakantahin ko po sa ating Panginoon. Sino po ba ang Diyos sa akin? Siya po ang kalahat-lahatan. Siya po ang aking sa lahat sa aking buhay. Na talagang kung wala po siya, wala rin ako, na kapag hindi po natin siya nadama, talagang ang ating buhay, hindi po natin alam kung nasaan na. Kaya ito po ang awitin ko na sa aking puso ay pinagkakaloob ko na maramdaman niyo rin po. Mayroong lungkot sa iyong mga mata. Kay bigat ng iyong dinadala. Kahit di mo man sabihin, paghihirap mo nadarama niya rin. Narito lamang palagi siya.
Asahan mong mayroon kang Diyos Ama, laging nasa tabi mo. At kung kailangan mo yama sa oras ng iyong pag-iisa, huwag mag-alala. Hindi mo man siya nakikita. Asahan mong ikaw ay nakikita niya. At kung kailangan mo'y ama sa sandaling bigo ng lahat, puso mong tapat, kailan may di kanya matitiis, manalig at magpatala sa kanya. At kung kailangan mo'y ama, hindi mo man siya nakikita, tandaan mong anak niya, saan man siya iyong kasama, kaya't damhin mo lamang Espiritu niya. Kaya't kung kailangan mo'y ama. Salamat po. Napakapalad ko po at muli na naman akong natawag sa dambanang ito na kapag po kayo ay nakakarating sa dambanang ito, madaramo niyo po na talagang nasa sa inyo po yung pandaman na ang Diyos ang nagbigay, na ang Espiritong Banal ang nasa inyo. Wala man po ang ating mahal na Apo na kanyang kinalugdan ng Espiritong Banal, ngunit madadama po natin na ang Espiritu niya ay nandito kasi po nandito po tayo. Ibig sabihin po noon, nararamdaman natin bagamat wala po ang kanyang kinalugdan, ang Espiritu na nangungusap, hindi man natin siya nakikita, ngunit pinananaligan at dinadama natin siya sa puso natin, kaya po tayo ay nakakapagbata at kaya po tayo ay nakakadama. Kaya masaya po tayo, alam ko po, bagamat hindi natin nakita ang ating Apong Kunching, wala man siya sa ating harapan, ngunit ang kanyang Espiritu ay narito. Kaya salamat po sa araw na ito. Salamat Ama na ipinagkaloob niyo po ang araw na ito at isa po ako sa mapalad na nakapagbahagi sa inyo. Wala pong kapantay ang Diyos Ama sa atin dahil siya po ang lahat-lahat. Kasi kung wala po siya, tayo po ay hindi natin alam kung nasaan tayo. Kasi kung wala po siya sa ating puso, lagi po tayong nalulumbay. Wala po siya sa ating buhay. Palagi po tayong malungkot, bagamat marami tayong pagsubok, karamdaman. Ngunit kung nasa puso natin siya, tayo ay bibigyan niya at sisidlan niya ng kalakasan, bibigyan niya ng kapanatagan. Marami man po tayong nadaranasan sa ating buhay, ngunit patuloy tayong umaasa sa Kanya, patuloy po tayong tumutugon sa mga Kanyang mga utos kung tayo'y nakakadama. Kaya salamat po. Salamat po sa araw na ito. Salamat sa Apong Kunching na inyong ginamit, Ama. Pagamat wala siya, nakikita niya rin po kami at nadadama niya. Maraming marami pong salamat. Maraming salamat, mahal na kapatid. Ang Diyos ang lahat sa kanyang buhay. Tayo rin po, dapat nating sabihin nyo, sapagkat kung wala ang Diyos, wala tayong buhay. Kung wala ang Diyos, wala tayong mga pamilya at mahal sa buhay. Kung wala ang Diyos, wala kang kalakasan. Kung wala ang Diyos, wala kang karunungan. Kung wala ang Diyos, wala ka ring makakamtan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya ang aral naman po sa kanyang pagpapahayag, oo nga, wala naman tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Lahat naman ng iyan, pahiram lang. Lahat naman ng iyan, sa kanya nagmula iyan. Kaya dapat ang ating gawin, aminin at tanggapin. Panginoon, kung wala ka,
wala ako. Kaya't inaalay ko sa iyo ang buhay ko, sapagkat ako'y walang magagawa, subalit ikaw ay mahiwaga, sa iyo ko nilalagak ang buhay ko. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bawal pong tumanggi ang aking mga tatawagin sa harapan, sapagkat ito po ang kalooban ng ating Panginoon. Ngayon po, isang kapatid po naming lingkod ang tatawagin ko dito sa harapan upang isiwalat niya sa ating lahat sino o ano ang Diyos sa kanyang buhay. Siya po ay isang IT. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa kapatid kong Severino Bautista. Isang mapagpalang umaga po sa katanghalian ito. Ang Diyos po ay para sa akin ay siya po yung pinakamahalaga, importante. Wala po na kahit sinong kapwa natin na dapat po natin pahalagahan. Sa una ko pong buhay, hindi ko po alam yon at hindi ko po kayang sabihin sapagkat naroon nga po ako sa sanlibutan. Ngayon po, nasumpungan ko po siya. May mga pinagdaraanan man po ako pero hindi po halata. Dahil naniniwala po ako na lahat po ng aking pinagdaraanan ay malalagpasan ko po sa tulong po ng Diyos Ama na buhay. Nga po, hindi po ako dati nagpupunta dito. Yung mga pamilya ko lang po, katulad po ng facilitator, sila Berhel po, pinsan buo ko po siya. Lagi po nila akong niyayaya, pero pinagtatawanan ko lang po sila noon. Hindi ko po sila pinapansin, tapos pag nagkukwentuhan po sila, lumalayo po ako kasi masyado po silang banal. Ganon po yung nararamdaman ko noon eh. Yun po yung totoo. Palagi po ako nagiinom ng alak. Mas inuuna ko po yung mga barkada kaysa sa pamilya ko. Wala po akong pakialam sa kanila noon. Hindi ko rin po nararamdaman yung mga nagmamahal sa akin. Yung mga magulang ko. Hindi ko po nararamdaman yung mga pagmamahal nila. Palagi po ako nagagalit sa kanila dahil iniisip ko po. Wala po ako iniisip. Hindi ko po inaano yung mga pamilya ko. Parang pakiramdam ko, wala man po silang sinasabi sa akin. Naiisip ko po na ako na lang ba yung masama? E totoo naman po kasi sa ginagawa ko. Ngayon po, hanggang sa nag-araw-araw na po akong pumunta dito, hanggang sa nahirang po ako ng isang IT team. Wala man po akong pinagtapusan, pero napabilang po ako sa kanila. Dahil nakita po ako ng Diyos na totoong-totoo po talaga, ayoko na pong mawalay. Hindi man po halata, pero yun po yung totoo. Ngayon po, naramdaman ko na po yung tunay na saya, yung ligaya. Konting ano lang po, na-appreciate ko na marami pong nagmamahal sa akin. Mahalaga na rin po ako sa pamilya ko. Ngayon ko po yung nararamdaman. Tapos parang pakiramdam ko, kahit ganito lang po ako, parang sobrang halaga ko po sa kanila. Ngayon ko po yung nararamdaman. Sayang lang po, wala po dito yung nanay ko. Para marinig niya po yung mga sinasabi ko. Kasi ilang taon na po ako dito, pero madalang po ako na mahihayin po kasi ako eh. Hanggang dito na lang po. Thank you. Kapatid, namunga napaka-special mo, ikaw lang ang may background music. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
Mga kapatid, sino nga bang di mababago kapag tumanggap na totoo sa Diyos Espiritu Santo? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ako po isang buhay na patotoo ng pagbabago ng aking pinsan kung papaano pong sa dating buhay talaga naman po. Pero salamat sa Diyos, wala nga di siya mababago. At ngayon po ang aking tatawagin ay isa pa ring patotoo kung papaanong ang Diyos ay kumilos sa kanyang buhay. Siya na pong magbabahagi kung sino at ano ang Diyos sa kanyang buhay. Palakpakan po natin ang kapatid nating si Ray, kabiyak po ng puso ni Ate Agnes. Nakita ko siya sa bintana. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa kapatid nating si Ray ng Olongga po ba o Kalantipe? Kalantipe, original, naninirahan, hanap buhay, Olongga po. No po? Kaya hindi po makakatakas, nakita ko po sa bintana. Ayan po, palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa kanyang pagbabahagi. Magandang umaga po sa hapong ito. Hindi kasi ako prepared ngayon. Biglaan to, nagtatago na nga ako sa likod para di sana ako makita eh. Kaya lang, nandito ako ngayon. Ang tema po, dahil kung sino at ano yung Diyos. Sa akin, marami na siyang nagawa na sa buhay ko. Kumbaga, pang second time around ko na to ngayon eh. Kasi sa nangyari nga sa akin last month yata na hindi ako nakalakad. Kaya lang sabi ko nga, sa daming gagawin sa mundo, ang pagbabago ang pinakamahirap talaga. Dami kong pinangako dito na pagalingin ako, no? Mapagaling lang ako, tatanggalin ko lahat, pero hindi talaga natupad, sorry. Pero maraming nabawas, sobra. Pagbabago sa akin, sobrang madami. Pero hindi pa lahat kasi nga, hindi pa kaya eh. Mahirap din magsinungaling. Pero yun talagang totoo eh. Sabi ko nga nun, hindi na daw ako iinom. Sabi ko. Pero nangyayari, sa dami kong kaibigan kasi, hindi pwedeng hindi eh. Baka mabigla sila. Sobrang banal ko naman ha. Basabihin nila. Ano, pero pinipilit ko pong tanggalin lahat. Kaya lang, gaya nga ng sabi ko, kahit saang lugar ako napunta, friendly po kasi ako eh. Kaya hindi talaga maiwasan. Sabi nga ng taga doon sa amin, sa Kalantipe, narinig kita ng magsalita doon ha. Sabi mo, hindi ka naiinom. Ano yung hinahawakan mo ngayon? Sabi ko, hindi niya naman nakikita. Okay lang to. Eh, napakadami ko kasing kaibigan, kaya minsan, misis ko nga nagagalit na eh. Dahil, syempre, yun nga sinabi ko, hindi naman natupad. No choice. Kasi, sa business po kasi, hindi pwedeng walang ganon. Pag sinabing, may appointment ka, may kapag-appointment ka, pag inalok ka, hindi naman matutuloy yung transaction kung walang ganon. Which is mali talaga kasi nga, nangako ka na nga eh. Kaya lang, hindi talaga kaya. Pag susugal yung manok, pinamigay ko na. Marami. Kahit na masama loob ko, pinangako ko eh. Kaya ginawa ko. On this spot yun. Sabi ko nga sa mga kumuha, mamili ka na kung anong gusto nyo. Yung mga reject, katayin nyo na lang. Huwag nyo lang ipamimigay, ilaban nyo. Kaya halos every week, tatawag sa akin, panalo yung manok mo. Ganun ba? Minsan, nag-aaway na sila kasi di nila alam kung paano nila hahatiin yung premyo eh. Sabi ko, huwag na kayo mag-away kasi nga, yung manok ko mahal yan. Pero dahil sa gusto ko lang gumaling, pinamigay ko sa inyo. Pero minsan, sa cellphone, tatawag sila kung magkano ako. Minsan, napupusta pero
Parang hindi kagaya nung dati na pag sinabi kong may paderby ako dito, punta kayo. Kung saan-saang lugar ako pupunta para mag-invite ng tao, para lang lalaban sila. Isipin yung mga from Batangas, Ilocos, isang tawag ko lang dyan, pag sinabi ko na may paderby ako, darating sila kahit ganun kalayo. Ganyan ako makipagkaibigan. Kaya lang mali, dahil, kumbaga, ikaw rin ang dahilan na para magsusugal din sila. Pero, dahil nga sa gustuhan ng Diyos na gumaling ako, tanggalin ko daw yung mga yon. Kahit nasa dami kong ginastos na ron eh. Dahil, siyempre, ang pagkain ng manok, hindi naman ganun kadali. Nabigas lang ipapakain mo, hindi naman ganun. Lalo na sa mga binibili mong broodcock na talagang mahal. Pero, hindi ako nanginayang nun. Sabi ko nga every night, pagalingin mo lang ako, hindi naman ano sa akin yan para hindi tanggalin. Pagkagaling ko dito, 2 days pa lang yata, pinamigay ko na, sabi ko, kunin nyo na. Lahat ng magustuhan nyo, kunin nyo. Minsan nga, sabi ko pa sa handler ko, katayin mo na yun, kainin natin. Kaya lang nung time na yun, bawal pala sa akin kumain ng manok. Kaya, natiis din. Lahat yun ginawa, binago sa akin ng Diyos yung talaga yung sobrang, yung nagbumura. Kasi, every time na mag-meeting kami sa mga staff namin, hindi pwedeng, hindi kita mumurahin, lalo na pag may kasalanan ka. Pero ngayon, hindi na. Ilang beses na kami nag-meeting since nung gumaling na ako. Wala talaga. Kaya ngayon mga staff namin sabi, buti si Kuya hindi na nagmumura kahit nagalit. Hindi naman maiwasang hindi ka magalit eh. Dahil yung mga tao namin kasi sobrang, yun ang nagbibigay ng stress sa amin. Kagaya ngayon, wala kami. Para silang mga anay na lalabas na lang na hindi mo alam kung anong ginagawa. Kaya kami, problema sa amin wala sa mga tao. Kaya naawa na nga ako minsan sa misis ko kasi sa sobrang bait niya, hindi niya kayang pagalitan ng mga tao. Ako lagi. Pero ngayon, ako hindi na nagagalit siya na. Kaya baliktad na kami ngayon. Kaya pagbabago nga sabi, madali lang sabihin pero napakahirap gawin. Ako ginagawa ko ngayon unti-unti kasi mahirap din mabigla eh. Baka mabigla din sila sa akin. Baka sabihin nila pare na ako. Kaya ako, malaki pa sa salamat ko na eto na ako ngayon, nakakalakad na, nakakapag-drive na, nakakapag-gym na ako ngayon, nakakatakbo na sa field. Dati hindi kaya talaga. Kung nakita niyo po ako dati dito, lagi akong may unan dyan kasi hindi ko nga po maiangat yung pa ako. As in, hindi talaga. Na pinipilit ko man, naiiyak ako. Kaya lang, siyempre, lalaki tayo, hindi natin kayang ipakita. Pero pag nasa bahay na, hirap na hirap talaga. As in, binubuhat na lang ako kasi nga hindi kaya talaga eh. Kaya yun yung hiniling ko na pagalingin mo lang ako, kaya kong baguhin yung sarili ko. Kaya lang hindi ko nga natupad kasi nga mahirap talaga gawin ang pagbabago, biglaan. Pero ngayon, yung dating buhay ko na umuwi ako ng alas 3 o alas 5 madaling araw, ngayon yung pinakamatagal na alas 12 ng gabi. Kaya nagbago na talaga. Kaya lang, napapainom pa rin. Pero balang araw matatanggal din yun. Kaya sana yung Diyos buhay pa rin lagi sa akin na tinitingnan ako. Hindi lang sa akin, sa pamilya ko kasi lahat naman ang ginagawa ko para sa kanila. Kung nagkakamali man, sabi nga, tao lang tayo, sorry. Kaya sana hanggang sa pagtanda, eto pa rin ako, nandito pa rin. Na para tumingin sa kanya at naniniwala na siya ay buhay. Maraming salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Ang mahalaga, may pagbabago at nagsusumika pang lalong mabago. Kapatid na Agnes, dagdag dasal pa po. No po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang pagbabago naman po ay proseso na ibinibigay ng ating Panginoon. Sabi nga po, hindi naman ora mismo ay lahat malulubos. Subalit, ang mahalaga po, patuloy at patuloy nating inaalam kung ano nga po bang mga dapat pa nating baguhin sa ating mga buhay. Lagi nating tatandaan upang maganap sa atin ang pagbabago
una ang kailangan ay pagkilos ng Diyos, ikalawa ay ang ating pakikiisa at pagsunod sa Kanya. Amen po ba? Amen po ba? Mga kapatid, ayoko po ng ganyan. Di po ako papayag na malungkot tayo, kaya pakikalabit nyo nga po yun yung mga katabi. Sabihin mo nga kapatid, ang Diyos ay di natutulog. 24 oras, minuto, segundo, gising at buhay. Kaya, huwag ka matulog. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Baka naman po gawin natin literal. Madaling araw, nagising ka pa. Tinanong ka nung katabi, ba't ayaw kang matulog? Sabi ni Beryl, ang Diyos daw di natutulog. Kaya dapat di rin ako matulog. Mga kapatid, pag oras ng pagtulog, matulog. Pag kailangang makinig, makinig. Kaya't kung kailangang makinig, huwag matutulog. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya ngayon naman po, isa pa rin pong tagasunod ang aking tatawagin sa harapan upang isiwalat niya sino at ano ang Diyos sa kanyang buhay. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa kapatid ko pong si Mary Ann Picatoste ng Kalantipe, Apalit. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa kanyang pagbabahagi. Isang mapagpalang hapon po sa umagang ito. Nabigla po ako sa pagtawag ng aking pangalan ni Brother Berhel. Pero po, ganun pa man po ay lubos po akong nagpapasalamat dahil binigyan po ako ng pagkakataon para ibahagi sa inyo kung ano man po ang nagawa at naibigay ng ating dakilang ama sa gabay po ng ating mahal na Apo Konching. Sa akin pong buhay bilang isang tagasunod, hindi po ako perpektong tao din na katulad nating lahat. Maraming pagsubok na pinagdadaanan, pero po sa tulong at gabay ng ating Ama, nalalampasan ko po yon dahil po hindi tayo humihinto at hindi niya po tayo pinababayaan. Sa akin pong naging buhay, siguro po, hindi ko na ilalahad sa inyong lahat, pero po, naranasan ko rin po ang mga hirap sa buhay ko. Hindi po yung naging hadlang sa akin, sapagkat po, alam ko na hindi niya ibibigay ang isang bagay kung hindi natin ito kaya. Sa pamamagitan po ng Apo Konching, noon pong medyo bata pa po ako, nagkasakit po ako sa heart. Tapos, ang sabi sa akin, hindi ako magkakaanak dahil parang mahina po yung puso ko. Tapos po, nung nakapag-asawa ako, at pinagpala po ako na nabuntis, at sabi po ng OB ko, kailangan ko ng CS. Sa akin pong buhay, hindi po ako humihinto sa paghingi ko sa kanya ng tulong kasi po nung nagkaroon ako sabi ko siya po ang nagbigay sa akin noon eh. Alam ko po na kaya niya binigay yon ay kaya kong ilabas. Sa tulong po at gabay ng Ama, yun nga po naging normal ang delivery ko. At wala pong humpay ang pasasalamat dahil po lahat ng hiningi ko, although hindi niya binibigay na eksakto, pero po pinadadaman niya sa akin na andyan po siya at buhay. At maraming salamat po sa kanya dahil siguro po lagi niya, kung tayo po kasing tao, kahit po hindi natin sabihin sa ating mga labi, alam niya po at nararamdaman niya kung ano po ang ating kailangan. Yun po, nawala po yung nararamdaman ko. Kailangan po ko po kasi ng may maintenance ako dati. So, hininto ko yun. Sabi ko, kasi pag hindi ako uminom, parang bibigay ako. Pero sinanay ko po yung sarili ko na hindi ako iinom. Kasi kung talaga mamamatay ako, yun talaga, yun po ang kaloob niya. Pero po, nung
start nun, hindi po ako umiinom, tapos buhay pa rin ako, gising pa rin ako. Siguro po sabi ko, meron pa akong misyon sa buhay, kaya ganito po, pinagaling niya po ako. Kaya po tayong lahat na naririto, wala man po yung iba sa atin, itanim po natin sa puso natin. Huwag lang po tayong ihinto sa paghingi, pagbibigyan niya po kung ano man po yung ating hinihiling. Kasi po hindi man natin sambitin, alam po't nararamdaman niya kung ano po ito. Kaya po bilang tagasunod ng Diyos at sa tulong po ng gabay ni mahal na Apo, nagbibigay po siya ng lakas sa aking katawan dahil hindi naman po ako palagi talagang nandito. Siguro po lately na lang po kasi akong pumunta dito. Pero po yung pinsan ko si Agnes, para pong naanoan niya ako na pumunta po dito. Kaya yun po, natinray ko at para pong meron sa akin nagsabi na pumunta ka doon, iba ang marandaman mo pag sa Dambana. Kasi po pag sa naririnig lang po natin ang pagpupunta ng mission ni Apo, yung pong nandoon siya, dama po natin eh. Pero iba po pala ang madadama pag dito na. Maraming salamat po dahil dinala niya po ang ako papunta dito. Kaya po parang kahit po siguro sino sa atin, pag po papunta sa Dambana, parang excited tayo, ganun. Parang ang lakas ng katawan natin. Kaya po, sana po sa aking buhay, sana po wag po siyang magsawa. Alam ko naman po na masyado po akong, kumbaga masyado niya po akong binigyan talaga ng blessings. Kaya po maraming salamat po at hanggang dun na lang po. Thank you po. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Tama po ang kanyang sinabi. Ang layunin po ng paghayo ng banal na espiritu sa katauhan po ng minamahal na Apo Konching sa bawat chapter, sa bawat lugar na hinahayuan upang buksan po ang pananalig at pananampalataya ng mga tao at ang sino mang makadama sa paghahayag at paghahasik na ito ng ating Panginoon, tayo pong lahat ay matipon sa dakong ito bilang mga anak ng Diyos na kanyang pinagharian. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Lagi po nating tatandaan na ang bawat pagsubok o problema po na ating pinagdaraanan, yan po ay hindi galing sa Diyos. Amen po ba? Ang problema po ba o pagsubok ay galing sa Diyos? Hindi po. Ang problema at pagsubok po ay galing po iyan sa kalaban ng ating Panginoon. Lamang pinapahintulutan po ng ating Panginoon upang maipakita niya ang kanyang magagawa, upang tignan ang ating pananalig at pananampalataya at upang baka sakali na ito ang maging kaparaanan upang magising ka, maakay ka at siya'y ating makilala. Kaya po, kung may mga pinagdaraanan man po tayong pagsubok o problema sa buhay, tignan po natin ito sa magandang pananaw. Itong pagsubok na ito, hindi yan parusa ng Diyos. Itong pagsubok na ito, kaya baka naganap sa buhay ko para lalo pa akong lumapit sa Diyos. Lalo ko pa siyang makilala at baka itong pagsubok na ito, dito niya higit ipakita na siya'y Diyos na buhay, mahiwagang kumilos sa ating mga buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya po, wala man po ang ating minamahal na Apo Konching muli sa araw na ito, huwag po tayong malumbay, sapagkat ang dakong tipanan kung saan ang Espiritong Banal ay nananahan, kung tayo po'y makikipagtapat at makikipagtotoo lamang, bawat araw po tayo idinudulog ng ating minamahal na Apo Konching at sinisigurado po namin sa inyo, sino mang tumutungo sa dakong ito, kung tapat ang pananalig at pananampalataya, ang Diyos na buhay, ang Diyos na mahiwaga ay kikilos sa kanyang buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isang tagasunod po muli ang aking tatawagin sa harapan upang siya rin po isiwalat kung sino o ano ang Diyos sa kanyang buhay. Mula po siya sa Barangay Mapanike. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa kapatid ko pong si Joyce Manalastas. Pumalakpak nga po ang mga anak ng Diyos. Pumalakpak po ang mga anak ng Diyos na inaantok.
Yan, huling-huli na po ang mga inaantok. No po, huling-huli mga inaantok. Pumalakpak ang mga anak ng Diyos, nagising pa. Pumalakpak ang mga naiinip na. Bahala na ang Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon para po sa pagbabahagi ng aking kapatid. Isang pagpalang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa ating kapatid na facilitator. Ang tanging mababahagi ko lamang, sino ang Diyos at ano ang Diyos sa buhay ko. Ito po'y nabahagi ko na sa dakong San Agustin. Uulitin ko na lamang po sapagkat karamihan po ay hindi po nila alam. Amen po ba? Nung pong ako ay, di ba po naghahayo po ang banal na imahe ng Divine Mercy sa aming dako? At biglang nawalay ako, pumunta ako sa dakong Olongga po. Nakibakat naghanap po ay doon. At nung nandun na po ako, makalaunan, maraming panahon at ilang buwan ding umustad, maraming mga pagsubok din na pinahintulot ng Diyos. Maraming sakit at hirap ang kalooban na dinanas sa aking buhay sa dakong iyon. Pinahintulot niya ito, batid ko naman na hindi niya ako pababayaan. Na siya ang aking kaantabay at kaagapay. Siya ang magbibigay ng aliw ng aking kaisipan. Sapagkat nung panahon na yon, lugmok ako sa kagulumihanan ng isip, magulong damdamin, litong-lito ang kalooban at kaisipan ko noon na hindi ko po alam kung ano ang gagawin. Sapagkat sabi ko nga, wala naman akong ginagawang alam na masama sa kanila. Bakit patuloy pa rin nila akong ginaganon? Diyos na lamang po ang nakakaalam. Subalit, nung panahon na yon, marami pong taong nakapaligid sa akin. Na wala man akong kakampi, walang nakikinig, kung hindi ako lamang. Ang tanging paraan ko lamang at ginawa ko ay ang nanalangin ako sa Kanya. Na sumulong ako sa aking gampanin doon o obligasyon bilang naghahanap buhay. Pagising mo sa umaga, mumurahin ka, tatalakan ka, lahat naranasan ko nang nawalay ako sa gawain sa amin sapagkat nanaig ang sanlibutan na paghahanap buhay ko nang minithi ko ay nais makatulong sa pamilya. Subalit kaakibat pala noon ay ang mga bigat at mga problemang dumating at dumatal sa buhay ko. At nung pagkakataon na yon, na wala akong malapitan, wala akong masumbungan, sapagkat ayaw ko pong magsumbong sa magulang ko. Dahil alam ko po na iba rin ang kanyang kaisipan. Kaya ayaw ko, ang lahat ng yun po ay pinasan ko na mag-isa at kasama ko ang Diyos. Nagpapasalamat po ako sa paraan na ibinigay ng Diyos sa aking buhay. Sapagkat nariyan ang aking kapatid na hinirang at ginamit bilang alagad sa katauhan ng mahal na Apong Kunching ang aming kapatid na Desiree, na tuwing nagkakaroon kami ng pagkakataon, nagkakaroon po kami ng ugnayan sa cellphone. Tumatawag po ako sa kanya at dumudulog. Salamat naman sa Diyos
Siya ang binigay na katatagan sa aking kalooban. At kaparaanan ng Diyos na kung papaano niya ginamit ang aking kapatid o ang ating kapatid bilang katauhan ko upang iparam ang lahat ng aking nararamdaman. Subalit, pagdakapagkatapos na yon, nandun pa rin. Nandun pa rin yon na hindi pagdakay nawawala sapagkat maya-maya ay naririnig naman sila, may maririnig ka, nasasabihin na hindi maganda, kesyo ganito, ganon. Sa isip ko po at sa kalooban ko, sumusunod lang po ako sa pag-uutos bilang aking amo. Pero po, yung matinding karanasan ko, doon talagang sobra. Nung isang umaga, pagising ko, kasalukuyang kong maliligo siguro o kakain ng almusal, pumasok ang isang taong nandoon nakasama sa bahay. Pagbungad niya ay ganito, mura ng mura, walang hiya daw ako, ganito, ganinyan. Sino pong hindi mapapaluha? Sino pong hindi magdaramdam? Sino po ang hindi masasaktan? Sapagkat alam mo, ang pagising mo sa umaga ay panibagong pag-asa, subalit hindi. Hirap, iyak, luha, sakit ang dinanas ko sa umagang na yun. Hanggang sumapit ang gabi, sa kasama ko sa bahay, hindi nila ako makausap ni sino man. Tatanungin nila ako, hindi ako kikibo. Uutusan, susunod, pero walang kibo. Sapagkat nga ang isip ko at damdamin ko ay gulong-gulo. Ang isip ko ay litong-lito, na wala akong makapitan kundi siya lamang. Nang sumapit ang gabi, lumabas ako sa tahanan, umupo ako sa silya at natingin sa langit. Kinakausap ako ng isang kasama ko sa bahay, di niya ako makausap. Sapagkat ang isip ko ay talagang nananalangin sa kanya sa oras na yun. Wala sino man sa akin ang makausap. Kay buti po ng Diyos, kay hiwagay niya. Sa palagay ko po mga 8:30 o magnanay ng gabi yun, nasa labas po ako ng bahay. Nakatingin sa langit. At patuloy akong humihingi ng tulong, gabay. Mahiwaga po ang Diyos, totoong-totoong buhay siya. Habang nakatingin po ako sa langit, yung pong sinag ng buwan, napakaganda. At may bilog po siya, tapos may parang may sinag siya, parang corona na divine. Ganyan po ang nakita ko. Talagang napakaganda. Pagkatapos lumingon po ako sa bandang kanan, nakita ko po ang bituing. Napakaliwanag. Kaliwanag, sabi ko sa Panginoon, salamat sa oras ng aking kalugmukan, sa oras ng aking kalituhan, nariyan ka at inaaliw mo ako. At pagkatapos po, hindi po ako makapaniwala sa nakita ko. Bumaling po ako muli sa buwan, nandun pa po rin yung sinag. Yung bilog, tapos parang ulong divine, tapos may sinag siyang ganun. Nandun pa rin siya, di nawawala. Lumingin na naman po ako sa bituin. Alam niyo po ano ang ginawa ng bituin. Napakalaki po talaga, maliwanag. Gumuhit po siya ng pababa, pataas, tapos pakurus. Bumilog po siya ng ganyan. Para pong bendisyon, ano po? Sabi ko sa Panginoon, Diyos ko, Panginoon, salamat po. Sapagkat inaliw mo ako sa pamamagitan ng bituin na ito. Ang kahiwagaan mo ay pinasilay mo na sino man tao pala, kapag naniwala sa Diyos, kapag nagtiwala ka sa magagawa niya, sa oras ng iyong kalugmukan, sa oras ng iyong mga problemang dumaratal, kapag alam mong may Diyos kang tinatawagan,
aaliwin at aaliwin kanya, sapagkat ayaw kanyang patuloy na malugmok sa kahinaan mo, na ayaw ng Diyos na patuloy kang magdamdam, maghinanakit, o umiyak sa kapwa-tao mo, sapagkat ang nais niya ay patuloy kang lumaban sa kanyang kalooban. At pagkatapos po nun, nanalangin po ako na, Panginoon, kung kalooban mo at pagbibigyan mo ako ng pagkakataon, pauwiin mo ako sa dakong Pampanga, doon po sa amin. Mga ilang araw lang po nun, o one month mahigit, mag-uundas po ay umuwi na ako. At patuloy po nila akong tinatawagan, nagte-text, hindi na po ako bumalik. Sapagkat ang pinili ko na lamang po ay maglingkod sa kanya at sumunod sa kanyang gawain. Sapagkat doon ko po napatotohanan na ang Diyos na pinaglilingkuran ko ay totoo at buhay, sapagkat sa oras ng iyong kalugmukan, aaliwin at aaliwin ka nga pala niya. Gagawa siya ng kaparaanan upang aliwin at upang ikaw ay pagalakin sa iyong nararamdaman sa iyong puso. At dito na lamang po ang aking babahagi. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang umaga po. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ngayon po, tinatawagan ko po ang aming Mother of the House upang magsiwalat sa ating lahat kung sino nga po ba o ano ang Diyos para sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon para po sa Kanyang pagbabahagi. Salamat po, Ama. Purihin, dakilain ang ating Panginoon. Bagamat tayong lahat ay alam ko ang iba na iinip sapagkat sabi nga, bigo na naman tayo bilang tao, ano po, sapagkat hindi natin nasilayan ating mahal na Apo Kunching, subalit sa ating Panginoon, hindi tayo bigo. Amen po ba yun? Mga kapatid, sino at ano ang Diyos sa akin? Habang nakikinig po ako sa pagbabahagi ng bawat isa, narinig ko po kung paano tumupad ang Diyos sa sino man. At kung paano ang pagtupad ng Diyos kanino man, yun din ang pagtupad ng Diyos sa akin. Amen po ba yun? Sapagkat siya ay tunay na makapangyarihan, siya ay minimithin ang lahat ng nilalang. Ngunit, itong habang nakaupo ako na nakikinig sa huling nagbahagi, parang pinadama sa akin ng Panginoon. Siya ay napakalaking challenge sa akin. Amen? Bakit? Gusto ko siya mapagtagumpayan. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Marami nagsasabi, kilala ko ang Diyos. Yun ang alam nating lahat. Para hingian, para hilingan, at para sumbatan. Bakit ito po yung sinambit ko? Kapag humihiling ka sa Diyos, buhay ang Diyos kapag binagbigyan ka. Kapag humingi ka sa Diyos at binigyan ka, mabuti ang Diyos. Subalit sa oras ng mga pagdalisay, kapag hindi mo siya kilala, itatakwil mo ang Diyos. Ay po ba ang Diyos? Mga kapatid, ito po ay kaukulang sa aking pandama bilang isang tao at bilang isang hinirang, ito po ngayon yung pinagsusumikapan ko na kung paano ang Diyos ay kumilos sa buhay ko at sino siyang kumilos sa buhay ko, gusto ko pong ibalik yun sa Kanya na mapagtagumpayan ko siya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Nawa po ito ang mithiin ng bawat isa. Sapagkat maraming magsasabi, kilala ko ang Diyos. Ngunit hindi lahat ay maliligtas. Amen? Kundi ang pagliligtas, kagaya na ginagawa ng ating Panginoon, siya ay masasabi ko pong siya ang nagligtas sa akin sa isang napakasalimuot na bangungot ng aking buhay. Kaya ako dinala sa dakong ito. Kaya sa madaling salita, mga kapatid, kung paano siyang kumilos at sino siyang kumilos sa buhay ko, ito po ngayon yung pinahahalagahan ko. Ayokong mawala sa puso ko at sa aking pandama na ako'y malimutan niya. Amen? Subalit alam niyo po ba, ang ating Panginoon ay napakaganda ng kanyang kalooban, napakababa ng kanyang kalooban, walang kondisyon ang kanyang pagmamahal. Subalit, hindi man siya humihingi, kailangan nating gumawa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat, para nakakahiya, para na-abuse natin si God. Doon sa kaukulang pagbibigay niya, na hindi natatapos yung paghingi ng bawat isa. At yun po yung pumasok sa puso ko, na siya ay napakalaking challenge sa akin. Kailangan ko siya mapagtagumpayan. Although binibigay niya, lahat ng hinihingi ko sa kanya, hindi sapat yun.
kailangan mayroon akong ibigay sa Kanya na mapagtagumpayan ko siya sa puso ko. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat, oo, binigyan Kanya ngayon. Hindi ibig sabihin, binigyan Kanya ngayon, maliligtas ka na niya. So, sa pagkakataong ito, kaya ako nagsusumakit at nagdudumali na makatupad sa ating Panginoon, gusto ko siyang mapagtagumpayan na iligtas niya ako. Amen po ba yun? Sapagkat, kung ang magiging basihan para sabihin gumawa ang Diyos sa akin, tapos hindi tayo gumawa para sa Diyos, hindi natin masasabing maliligtas niya tayo. Amen po ba yun? Mga kapatid, halina po kayo. Sa napakasimple na sabihin natin, wala namang hindi gumawa ang Diyos kahit kanino ngayon sa atin. Masama man tayo, kulang man tayo, ang pagtupad at paggawa ng ating Panginoon ay hindi lumiliban kanino man. Amen po ba yun? Yung buhay na pinahihiram, natural na yan na binibigay niya sa atin at araw-araw. Yung paghingi mo pag wala ka, binibigay po niya dahil alam niya kung anong kailangan mo. Sapagkat likha ka niya, ganun siya kabuti. Subalit ilan nga po ang nagmimithi na anak ng ama na gusto mapagtagumpayan siya. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? At yun po yung gusto ko pong ipunla sa puso niyo. Hindi ko po kayo inaaralan. Subalit ito po ay isang kaukulan na napakalaki siyang challenge para sa akin na kailangan kong kumilos. Sapagkat hindi natin siya nakikita, hindi rin natin siya mahawakan. Subalit siya'y nagpapadama, gaano kasigurado ang ating Diyos na nagbigay ng lahat ng ito na siya ay sigurado ng atin. Amen po ba yun? Na tayo siya siguradong tayo ay kanya sapagkat ang pagmamahal niya ay walang kapantay. Subalit siya, hindi siya sigurado sa atin. Dahil ang tao, ganyan yan eh. Ano po? Walang consistent na isip ang tao, lalo kapag dumaranas ng paghihirap. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, yun po ang maibibigay ko po sa inyo. Ang ating Panginoon ay napakalaking challenge na gusto kong mapagtagumpayan. Sapagkat, kung hindi ito ang magiging isip at puso ko, hindi ako gagawa. So habang ako'y gumagawa, habang tumutupad, nararamdaman kong lagi lang ako nag-uumpisa. Sapagkat napakalayo ng langit para maabot ko. Amen po ba yun? Subalit hindi nga po yung maaabot bilang tao. Kundi ipapadama ng Diyos na siya'y mapagtatagumpayan mo kapag nagkalapat na kayong dalawa. Amen po ba yun? Nawa po makuha niyo po ito. Sapagkat sabi nga, totoo po yun. Nakakaawa ang kalagayan ng ating Ama at ng Kristo. Bakit? Lahat ng kababaan ng kanyang pagtupad, lahat ng kagandahang loob ng kanyang pagbibigay, na-appreciate lang lamang ng tao yung kapag nasyasyahan ang may katawan. So, balit sa oras na sila'y nahihirapan na, itatakwil na nila ang Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Bakit po? Sa anong paraan ay tinatakwil? Ano bang uri ito? Bakit pinatupad mo ito sa akin? Na ibibintang lahat sa Diyos yung mga kaukulan na hindi Diyos ang may gawa, kundi ikaw na sarili mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, palawakin pa natin, hindi ko po kayo tinuturuan, ano po, ulitin ko po, sapagkat ang ating Panginoon ay naghihintay ng na maganda bunga doon sa ipinunla niya sa bawat isa. Na ang pasubali nga, gumamit po siya ng katauhan ng ating mahal na Apo Kunching sa pamamagitan ng Espiritu, ngunit hindi natin namamalayan na ang Espiritong ito ay maaari din nating ma-abuse. Amen po ba yun? Nagagamit po natin sa makasasama at nagagamit din natin sa mabuti. Amen? Ngunit, tayong mga taong tumanggap para sa akin, kailangan dito natin malimi na ang kaloob ng ating Panginoon, kung paano siya nagpakilala na sino siya na tumupad sa'yo, kailangan malimi po natin kung paano ang pagtupad ng Diyos sa'yo, ito po yung gayahin natin kung ito'y mabuti. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ngunit alam niyo po, minsan nakakalungkot. Ang kagandahang loob ng ating Panginoon na magandang tumupad sa tao na ibabalik po natin pangit ang pagtupad. Amen po ba yon? Patawad po. Realidad po ito na nagaganap. Kaya yun po ang pinagsusumikapan bilang isang lingkod. Na sa dakong ito, sabi ko nga kanina, kung nakikita nyo lang po ang bawat isa, may meron po kaming ginagampanan sa aming tahanan. Ako, aminin ko po sa inyo, sabi ko nga kanina sa kasama ko, sa sasakyan, bumibigay na ang aking katawang lupa sa paghal. Subalit ang espiritu na sa katawang ko, gumagalaw. Kaya hindi ako pwedeng tumanggi. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yon? Kagaya ng sinampol ko po nung pinahayag ko po nakaraan, mayroon po ako pinanak na baboy,
napakalaking pagsubok po sa akin na nakaraos, na ilabas, subalit hindi makatayo at kailangan ang mga piglets niya ay idedehan ko po ng isa-isa. So, bukod sa inaalagaan ko, kailangan may alaga pang baboy, ilan po yun? 8. Padididihin mo, ano po? Pagal na pagal ang aking katawan. Subalit, sabi nga, dahil gusto ko mapagtagumpayan ng Diyos, ayokong tumigil. May po bang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat minsan po, kapag nararamdaman mo na malapit mo nang makuha yung binimithi mo, naroon yung maraming hadlang. Amen po ba yun? Kaya kung mahina ang pananalig at pananampalataya mo doon sa nagaganap sa buhay mo, malapit na uurong ka pa. Amen po ba yun? Nakukuha niyo po ba? Ito po ang huwag nating gagawin. Sapagkat kumpletos rekwados ang ating Panginoon na sa kabila ng iyong kahinaan, mayroon siyang pampalakas. Sa kabila ng kabiguan mo, mayroon siyang tagumpay. Sa kabila ng mga bagay na ating pinagdaraanan, nariyan siya lagi para sumaklolo, para hindi ka mawala sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sa madaling salita, wala tayong ginagawa. Kundi ang Diyos ang gumagawa para mapagtagumpayan natin siya. Hanggang sa mga oras na ito. Kaya, mga kapatid, yun po para sa akin, ang ating Panginoon, gusto ko siyang mapagtagumpayan. Amen? Hindi nga ganun kadali, sabi nga ng kapatid ko. Subalit, hindi tayo ang gagawa. Tanggapin po natin ang banal na Espiritu at panahanin sa ating puso na siyang gagawa at maglalahat ng katotohanan na gagamit sa ating katawan. Sapagkat, kung mananatili po tayo doon sa hindi ko kaya, patawad po, mahal na kapatid, hindi po tayo makakausad. Sapagkat, ibinibigay ng Ama ang kakayanan para makaya natin dahil siya ang tutupad. Subalit kung ilalaban po natin ang bilang pagkatao na hindi natin kaya, hindi po natin makikita kung paano kikilos ang Diyos para mabago ka. Amen po ba yun? Bakit ko po nasambit? Dati rin po, yan po yung aking dialogue. Hindi ko kaya. Paano ko gagawin? Ganyan po. Sa una, subalit nangusap ang banal na Espiritu, anak, hindi ikaw ang tutupad. Gagamitin lang kita. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Tatanggi ka ba? Hindi mo siya matatanggihan. Kaya mga kapatid, sa paggamit po ng Panginoon sa bawat isa, maging sa akin po, sa akin, at sa ating mahal na Apo Kunching, nagsusumikap po kami na mapagtagumpayan ang gumagamit sa amin. Sapagkat sa totoo lang po, hindi natatapos sa ganito lang para makinig tayo at gumawa. Dahil ang masama gumagawa rin, ang masama nakikinig rin. So paano mo masasabi na yun ay aukol na sa Diyos? Hindi ito ang basihan niya. Hindi lang ito, sangkap lang ito ng kanyang basihan. Kaya kung paano po ang pagmimithi ng ating Panginoon na ako inakay sa dakong ito, tayo inakay sa dakong ito, tayo makinig, ibinibigay po niya ang tamang pattern upang mapagtagumpayan natin siya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, halina po kayo. Kung paanong gumawa ang Diyos sa buhay ko, ayoko siyang abusuhin. Sapagkat, hindi man siya nagsasabing abuse ka na anak. Subalit ikaw, alam mo yon. Amen? Ikaw sa sarili mo, alam mo yon na na-abuse mo si God. Ngayon, para hindi magsawa ang tunay na Ama mo at tunay na Kristo na tagapagligtas ng buhay mo, ng buhay nating lahat, timbangin din po natin ang damdamin nila. Dahil kung tayo nasasaktan, nasasaktan din po sila. Kung tayo naghihintay, naghihintay din po sila. Amen po ba yun? Sana ito po yung maging mentalidad ng bawat isa. Vice versa lang po yan. Kaya ako inakay sa dakong ito ng ating Panginoon. Alam ko mayroon siyang gusto makita sa akin na dapat kong gawin. Dahil ang tao, nilikha niya para maging extension niya sa lupa. Hindi man siya makababa, pero makagagawa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya yun po, kapatid na Berhel, para sa akin ng Diyos, siya'y napalaking challenge sa akin. Gusto ko siya mapagtagumpayan. At salamat sa kanya, sapagkat sa damdamin na hindi na mamatay, mula sa simula na ako'y hirangin. Yun po ang ibinibigay ko pong mensahe, hindi galing sa akin, para manatili yung kaukulang pananabik sa Espiritu na nananahan sa puso ng sino man na nakatanggap sa dakong ito sa pamagitan ating mahal na Apo Kunching. Lagi po natin i-check yung ating puso, kung nasaan na siya. Na siya ba ay nasa santabi na dahil napupuno na ng marami inilalagay mo? Na siya ba ay nasa ibabaw? O ang puso mo ba ay sadyang na-capture na yan buong buo? Yun po, araw-araw, kailangan pong gawin ito. Sapagkat, sabi nga,
hindi siya mananahan sa kaguluhan, sabi nga ni nanay kahapon, at hindi rin siya mananahan doon sa litong isip at litong kalooban. Kaya kung paano ang pananahan ng ating Panginoon ay minimithi natin at maramdaman na siya'y tutupad sa atin, ipagparaya po natin sa Kanya ang ating sarili. Mga kapatid, yan po yung nararamdaman ko ngayon. Kaya nagsusumakit na makatupad, gusto ko siya mapagtagumpayan. Walang gagamiting tao na maging padrino para pumunta ka sa langit. Wala kang mailalahad na kayamanan mo o kahit anong pinagtapusan mo para makapasok ka sa Kanyang kaharian, kundi ikaw at siya lamang. Yung pagtupad niya sa iyo at paggawa mo para sa Kanya sa takdang panahon, yun lang at wala nang iba. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, yan pong iiwanan ko po sa inyo. Mithiin po nating lahat na tayo lagi nag-uumpisa upang walang matapos. Kundi lagi tayo mananabik na sa ibinibigay ng ating Panginoon ay makasama natin siya sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon. Na sa oras na ito, sabi ko nga, walang sino mang makapagsasabi na ngayon ay buhay siya o buhay ang sino man. Kundi sa isang iglap, maraming paraan at ang bumabawi ng buhay ang ating Panginoon sapagkat siya ang may karapatan. Mayroong kamatayan na pinatutupad, yung tinatawag na natural death at yung namatay na wala sa panahon. Subalit yung natural death, yung tinatawag na nagkasakit ka at itakda na ikaw'y mamatay, yun, galing sa ating Panginoon. Mga kapatid, kapag naiisip mo lang ang mga kaganapang ito, sino magliligtas sa'yo? Wala nang iba. Wala nang iba. Hindi ang pera mo, hindi ang profesyon mo, hindi kung sino ka, kundi ang Diyos lamang. Kaya kung mapagtatagumpayan ng bawat isa ang Diyos na naglalang ng buhay, ang Kristo na nagligtas ng buhay, sino nga ang katatakutan mo? Sino ang pangangambahan mo? Wala. Kundi siya ang gabay mo, siya ang patnubay mo, siya ang magbibigay ng daan gaya ng ginawa po niya sa aking buhay. Na hindi ko manakamtan ang lahat bilang yamang sanlibutan. Subalit sa puso ko, alam ko po pinunlaan ako ng Ama ng Perlas na hanggang ngayon, wala mang kinang na masisilayan. Subalit sa puso ko po ay nakatubong lubusan. Muli po, magandang umaga at maraming salamat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Purihin at dakilain ang ating Ama. Oo nga po, kumintal po sa isip ko yung sinabi ng ating Mother of the House na pag tayo pong lahat ay kinuha na ng ating Ama, at humarap tayo sa Kanya, di naman niya tatanungin na, mayamang ka ba? Matalino ka ba? Nakapagtapos ka ba? Marami ka bang naipong pera? O dili kayo na may tatanong niya sa'yo na, ano bang kurso mo nung nasa lupa ka pa? Pari ka ba? Mayor ka ba? Gobernador ka ba? O presidente ka ba? Wala po siyang tatanungin ganyan. Ang tatanungin lamang po niya sa'yo, anak, nang nabubuhay ka ba sa mundo't binubuhay pa kita, kinilala mo ba ako? Pag sinagot mo'y oo, oo po, ang susunod niyang tanong, sinabuhay mo ba ang mga aral ko? Pag sinagot mo'y opo, minahal mo ba ang kapwa mo? Opo, pasukan na sa kaharian niya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, tulad ng sabi ng ating Mother of the House, wala tayong maisusulit sa Ama na mga bagay na dala natin o galing dito sa mundo, ang maisusulit natin sa Kanya ay ang ating ginawa sa lupa at kung papaano natin siya kinilala at isinabuhay ang mga aral niya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon at ang huli pong magbabahagi sa atin, tinatawagan ko po si Mami Beth Chico. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para po sa Kanyang pagbabahagi. Salamat mga kapatid. Parang naiinip na kayo. Hindi po, ano, nagbe-benefit ba kayo sa mga naririnig ninyo? Nakakatulong ba para lumakas ang espiritu nyo? Pakita nga po natin sa Panginoon na malakas ang ating espiritu. Yung pong nasa grupo na yon, sila yung mga alert. Sabihin nga po nyo, alert. Kayo po lahat dyan, dito, alert. Naku, napakahina. Kayo po naman, mga alive. Lakas yung alive. Kayo po yung mga awake. Alert, alive, awake, lakas niyo po. Sila po naman dito yung mga enthusiastic. Naku, medyo mahirap. Enthusiastic. Kayo po dito sabihin nga.
Lakasan nyo naman mga alagad. Yan, ako, mga slang pa, enthusiastic. Okay, so simple lang po. Pag po tinuro ko yung grupo nyo, tumayo po kayo habang sinasabi nyo yung word ninyo, pagpag nyo yung sakit ninyo, para pag-uwi nyo, magagaling na kayo, ha? Ipagpag nyo, alimbawa, sinabi ko, I'm alert, alive, awake, enthusiastic. Ganun lang po ang himig, para pumagising kayo. Ulitin nga natin, I'm alert, alive, I'm enthusiastic, I'm alert, alive, awake, awake, alert, and alert. Kaya nyo na, hindi po kayo nakaupo ha, sabi ko sa inyo, tatayo kayo, papagpag nyo yung paan nyo, kung pwede kasama yung kamay para yung sakit umalis sa katawan ninyo. Kaya yung hindi tatayo, hindi magpapagpag, uuwi kayo, may mga sakit pa rin kayo. Okay? Eh kasi inaantok na raw kayo eh. Ito po yung gamot ng Panginoon. Wala man ang mahal na Apo Kunching sa ating harapan, pero ang ating buhay na Diyos gumawa ng kaparaanan upang umuwi kayo na lahat ng sakit nyo, wala na. Ipapagpag na po natin lahat dito. Amen? O sige po. Lahat muna tayo, lahat muna tayo. Antono po. I'm alert, alive, awake, enthusiastic. I'm alert, alive, awake, enthusiastic. I'm alert, alert, alive, awake. I'm alert, alive, awake, enthusiastic. Nakuha niyo na? Kaya lang magpapagpag ha. Okay, one more time. I'm alert. Very good! Kaya lang po, nakita niyo po ba Divine Mercy? Nagpagpag po ba sila ng sakit nila? Parang konti lang po ano? Kaya marami po yung hindi mawawala yung sakit kasi ayaw po magpag. Pagpag po natin ang todo-todo. One more time. Again, and I'm alert. I'm alert. I'm alert. Aming Panginoon, maupo na po kayo. Wala na po yung sakit ng mga binti nyo, ano? Nawala na po yung sakit ng tuhod, ano? Yung balakang wala na rin, ano? Sinong nagpagaling sa inyo? Sa pamamagitan ng pag-awit. Ganyan po, kumilos ang ating Panginoon. Nababasa po yata kayo dyan. Mga tita, mga tito-tita, pwede po dito sa gilid. Si, ano po, paupuin ninyo, hindi po yan makakaupo sa sahig. Pasok po kayo, wag po kayong mahiya. Balik na po tayo sa tema. Enthusiastic na po tayo lahat ngayon sapagkat matama tayong makikinig kung ano man ang nais iparating ng Panginoon para sa atin. Napakaganda po ng mga narinig ko kung sino ang Diyos sa buhay ninyo. At narinig ko po sa inyong mga pahayag na kung bubuuin ko sa isang salita, ang mabubuo po natin para sa akin, our God is everything. Amen? Sakop na po niyan lahat. Nalulumbay ka ba? Aaliwin ka niya. Wala ka ba kakulangan? Meron ka bang kakulangan sa buhay? Siya ang good provider. Ikaw ba ay may karamdaman? Siya ang ating greatest healer. Nasa kanya na po ang lahat.
sapagkat siya ay Diyos na makapangyarihan. Subalit ako personally, sino nga ba ang Diyos sa buhay ko? Para sa akin po, si God po ang aking road map. Road map. Going to? Siyempre naman, hindi going to hell. Siya ang road map ko, going to heaven. Mga kapatid, nung hindi ko pa po kilala ang Diyos, ang road map ko, ako ang gumawa. Sarili kong road map, sarili kong tinataha habang ako ay nakikibaka sa aking buhay. At dahil road map ko yun, wala po akong pakialam kung ano man yung dinadaanan ko. Mabato ba? Maputik ba? Baku-baku ba? Wala po akong pakialam. Basta ang nais ko, ano man yung klase ng daan na dinadaanan ko, mapatakbo ko ang sinasakyan ko na ang tinataha ko at sinusundan ko ay ang sarili kong mapa. Amen? Marami po sa atin ang ganyan sa dating buhay na ang sinusunod natin, yung sarili nating kagustuhan. Sumusunod tayo sa sarili nating mapa. Ano ang nangyari nang ang aking sinunod ay ang sarili kong mapa? Napagod ako kasi nagmamadali ako. Ang gusto ko, umunlad agad yung buhay ko. Yung gusto ko, umasenso agad ang buhay ko. Kaya wala akong patumangga. Ano man po yung klaseng daan na dinadaanan ko, hindi ko na po nare-regulate yung limit ko. Hindi ko na po sinusunod yung speed limit na nakikita ko dun sa roadmap na dinadaanan ko. Bakit? Eh kasi nga po, nagmamadali ako na umasenso yung buhay ko. Anong nangyari? Naging successful ba ako? Na mataha ko yung sarili kong roadmap? Nakarating ba ako sa tamang destinasyon ko? Hindi po. Ano po ang mga patunay? Naiinggit ako sa mga kaedad ko, magaganda bahay, may mga kaya na sa buhay, may mga sasakyan, samantalang ako gaso lang hindi ako makabili. Sa kahoy ako nanggagatong, ang bahay ko yari sa nipa, yari sa buho, na pagka umulan, walang bintana, kaya yung kumot, tinatakip sa bintana. Kaya po ako'y nagmadali, sapagkat yan ang hangarin ko sa buhay ko. Anong ginawa ko ayon sa roadmap ko? Nagpunta ako sa ibang bansa. Iniwan ko yung apat kong anak na maliliit. Wala akong patumangga. Ni hindi ko na sila tiningnan. Basta diretso ako sapagkat ang layunin ko sa buhay ko, ang gusto kong marating, yung pag-asenso ng buhay ko. Dahil roadmap ko yun, anong nangyari? Pagdating ko dun sa bansang pinuntahan ko na kayaman-yaman, na ang bawat piso nila, ang katumbas ay 1.50, ganong kalaki ang value ng pera nila, pagkatapos po nung dalawat kalahating taon na ako'y nakapagtrabaho sa kanila, nung uuwi na ako, na bangkarote ang gobyerno, wala ako na iuwi kahit isang pera. Ba't ganun ang nangyari? Nagmamadali ako eh. Ginagamit ko yung sarili kong plano, kaya hindi naging matagumpay ang biyahe ko. Amen? Hindi po iyon ang naging katapusan. Umisi pa rin ako ng ibang kaparaanan sapagkat ang nais ko talaga ay maging mabilis ang pag-unlad ng aking buhay. Nakaipon ako ng kaunting halaga. May nag-udyok sa akin, subukan ko daw na ibigay sa 5-6. Konti lang naman yung pera, hindi pa naman ganong kalaki. So nagmamadali ako, naiinggit ako sa mga naririnig ko na bakit eka yumaman yun? Eh kasi eka nagbibigay ng 5-6. Kaya sinubukan ko, hindi po ako umabot ng isang buwan doon sa aking panibagong landas na dinaanan ayon sa roadmap ko. Bakit po? Pinautang ko mga tricycle driver. Nung una, maganda. Pagdating ng hapon, nag-iintrega, nagbibigay. Yung kasama na yung tubo. Pagdating doon sa huling hulog, kasama na yung tubo. Sanlinggo lang po yun. Nung ikalawang linggo, ilan na lang yung naghuhulog sa akin. Nung pangatlong linggo, wala nang naghulog sa akin. Anong nangyari doon sa roadmap na tinataha ko? Nakarating ba ako sa dulo? Hindi. Bigo na naman ako. Pangatlong way,
nagbakasyon ako ng 1 year bilang guro. Sabi ko, mukhang magandang magnegosyo sa Laguna. Ano ba lugar yun? Basta malapit po dun sa mga hot springs doon. Los Baño, sabi ganon yung lugar sa Laguna. Como hindi pa kilala yung si Charum Baliwag, naglagay po kami ng pwesto na may kasamang sukang paumbong para match yung ititinda ko. Nung mga unang buwan, nag-click, kaya yung kabiyak ng puso ko, nagbibiyahe pa ng San Miguel para kumuha nung sitsaron, yung malalaking bundle ng sitsaron at dinadala sa Laguna. Eh, ang nangyari, nagbuntis ako. Nabuntis ako dun sa Laguna, yung pangapat kong anak. Sa kaayawang kong ako'y magkaanak pa at maging sagabal doon sa hanap buhay ko, wala pa kasi ako sa Panginoon noon eh. Yung bahay namin may 4 na betang. Mula doon sa 4 na betang, tuwing umaga tumatalon ako. Ganun ako kawalang hiya talaga. Inaamin ko po iyan. Makikita niyo po yung roadmap ko. Tumalon ako. Ano po ang nangyari? Nabuo yung baby. Pagdating na 6 na buwan, alas 12 ng hating gabi, dinugo ako. Sobra ang dugo. Talagang hindi maampat ang dugo. Yung bed namin punong-puno ng dugo. Dinala na po ako sa ospital ng kabiyak ng puso ko. Sabi po ng doktor, pag hindi naampat yung dugo ko hanggang kinabukasan, bibiyakin na ako. Kailangan tanggalin na yung baby. Mamili kayo between the baby and you. Siyempre yung asawa ko, mahal ako, ako pinili. Nagkamali, ano? Ako pinili ng aking kabiyak ng puso. Nung kinabukasan, tumigil ang pagdudugo. Nakauwi na ako. Subalit, sabi sa akin ng doktor, mula January 15 and up, kung manganganak ka dun sa petsang binigay ko, normal ang iaanak mo. Pero kung mas mababa sa January 15, something is wrong dun sa baby mo. Noon pa lang, naramdaman ko na mahal ako ng Diyos. January 15, alas 12 ng hating gabi, bali Martes yun, ano, Martes. Bali January 14, alas 12, counted na yun ng January 15. Dinugo po ako ng sobrang lakas na naman. Tinakbo nila ako sa ospital. At komo iyon ay saklaw nung date na binigay sa akin ng doktor, biniyak ako, nanganak ako, at yung bata na isilang ng husto sa lugar. Iyan ang epekto ng pagmamadali. Dahil sa ayaw kong maistorbo yung paghahanap buhay ko ng sitsarong baboy at suka, naglulundag ako, ayaw kong mabuntis, maging sagabal yung pagbubuntis ko, yun ang nangyari. Mali yung roadmap na tinaha ko. Hindi kasi ako nakikinig, hindi kasi ako tumitingin sa mga road signs. Baliwala sa akin yung mga road signs na yan. Pag nakakikita ko ng road signs, wala. Mabilis pa rin ang pagpapatakbo ko sapagkat ako'y merong minimiting marating sa buhay ko. Amen? Salamat sa Ama. Dumating ang takda. Sabi siguro ng Panginoon, Elizabeth, pagod na pagod ka na. Wala namang nangyayari sa pinagpapaguran mo kasi hindi iyan ang plano ko. Ganun po pala mga kapatid. Kahit po pala anong pagpupursigi ang gawin ninyong umunlad yung buhay ninyo, kung hindi plano ng Panginoon na umunlad kayo, hindi magaganap. Bakit? Hindi niya plano eh. Meron siyang ibang plano para sa iyo. Amen? Salamat sa Ama. Nakarating ako sa lugar na ito. At dito ibinigay sa akin ng Panginoon yung road map to heaven na ang susundin ko ay yung plano niya at hindi yung plano ko. Napakabait ng Panginoon sapagkat pinaalis ako doon sa dinadrive kong sasakyan. Umalis ka dyan. Nung makarating na ako dito, pinaalis na niya ako doon. Napapagod ka. Sobrang bilis mong magpatakbo. Ala namang nangyayari sa destinasyon pupuntahan mo. Kaya umalis ka dyan. Sabi ni God, napakabait. Umalis ka dyan. Ako ang hahawak ng manibela. Idadrive mo, idadrive ko yung buhay mo sa kaparaanang nais ko at hindi sa kaparaanan mo. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Alam niyo po mga kapatid, napakasarap palang magbiyahe. Pagka ang Diyos ang nasa manibela,
at ikaw ay komportabling nakaupo sa passenger seat. Ma-enjoy mo yung dinadaanan mo. Makikita mo yung ganda ng buhay mo sapagkat ang Diyos na ang nagmamaneho ng buhay mo. At napakabait ni God. Pag may road sign na dapat nasundin, inihihinto niya ako. Pinasusunod niya ako dun sa mga road signs na yon. Ano po yung mga road signs na nadaanan ko habang ibinibiyahe ako ng Panginoon? Huwag kang mainggit. Nakalagay yung road sign. Huwag kang mainggit. Mapagninilayan ko po yung road sign na yan na hindi pala talaga tama at akma sa Panginoon ang mainggit ka sa kapwa mo. Ano ang pinagmumulan upang magkasala ka sa Diyos at ganun din sa tao? Yung inggit mo. Kaya mo kinagagalitan yung kapwa mo, kaya mo pinagsasabihan ng masasakit ang kapwa mo, ala ka namang ginagawang masama dahil naiinggit. Katulad ni Cathy, ni Cathy rin, yung batang nagpahayag kanina. Sa palagay niyo kaya, bakit ganun ang treatment ng co-workers niya sa kanya? Kasi magaling siyang magtrabaho. Kahit OJT pa lang siya, binigyan siya ng posisyon sa kanyang pinagtatrabahuhan na hindi pang OJT. Kaya nainggit yung mga kasama niya, binigyan siya ng stress, dinibdib naman niya yung mga stress na yon, kaya ganoon ang nangyari sa kanya. Pinakita sa akin ng Panginoon yung road sign na yan. Elizabeth, huwag kang maging talangka. Huwag mong hatakin ang kapwa mo pababa, sapagkat ito'y walang magandang idudulot at ibubunga sa'yo. Kung hindi ko po binaybay ang road map ni God, hindi ko po iyan mauunawaan. Siguro po, hanggang sa sandaling ito, ganun pa rin ako. Sa aking inggit, patuloy akong naghahatak ng kapwa ko. Sapagkat ang gusto ko, ako lang ang umasenso, ayaw kong umasenso sila. Pangalawang road sign na nakita ko sa road map ni God, nakalagay po doon, unawain mo ang mahirap unawain. Napakagandang road sign po niyan. Although mahirap, bakit mahirap? Biro mo, hindi nakauna-unawa, uunawain mo pa. Chinichismis ka na, okay lang sa'yo. Kasi ang sabi ng Panginoon, unawain mo ang mahirap unawain. Biro mo yung asawa mo, nagsasabong na, nagde-derby pa. Pagkatapos pag-uwi ng bahay ng alas tres, hindi ka kikibo. Kasi ang sabi ni God, unawain ang mahirap unawain. Madali ba yung gawin? Dahil iyon ay road sign ni God para makatravel ka smoothly sa kanyang road map, kailangan mong sumunod. Amen? Pangatlong road sign. Ang sabi sa road sign na nadaanan ko, mahalin ang mahirap mahalin. Lalong napakahirap niyan, mga kapatid. Mahalin ang mahirap mahalin. Alam mo na yung asawa mo may second girlfriend, may second girl. Pagdating sa bahay, Han, baka gutom ka na, paghahain na ba kita? At malugod pa rin yung pakikisama na gagawin mo sa kanya. Ang hirap nun. Paano mo mamahalin yung tao na may iba nang minamahal? At ikaw eh, pangalawa na lang sa kanya kasi meron na siyang number one, ikaw number two na lang. O baka may number one, may number two, pang number three ka na lang. Pero sa kabila noon, mamahalin mo pa rin siya. Kailangan mo bang sumunod? Yes. Bakit? Road sign ni God yan eh. Kailangan mo yung sundin eh. Para yung road map niya, going to heaven, ay matahak mo. Amen? Ganyan po ang ating Panginoon. At saan ko po nakuha yung mapa na to? Wala po itong Xerox copy. Hindi ko po pwedeng ibahagi sa inyo. Gumawa po kayo o humingi po kayo ng sarili niyong roadmap. Kasi po yung roadmap ko, ginawa ni God, hindi pina-Xerox. Sabi po niya sa akin, Elizabeth, sa'yo lang yan. Kasi yan ang magiging daan mo patungo sa aking kaharian. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Habang nagbabahagi po si Mother kanina, Mother Espiritu talaga, nag-reader po kasi ko sa church at yung nagsimba po sa inyo, kunarin din niyo po yung gospel,
tungkol po doon sa Romano na hindi naniniwala sa Diyos, na hiniling na pagalingin yung kanyang alipin na may sakit, na ang gusto ng Panginoon, eh, kung sa Panginoon lang, napakabait kasi eh, gusto pa niyang puntahan sa bahay para kanyang pagalingin. Pero ang sabi ng Romano, sa aking pananalig sa iyo, sa pagdulog mo lamang at pagtanggap ko lamang sa iyo, gagaling na ang alipin ko. Sabi niyang ganun. Nagkaroon po ng follow-up question doon sa homily ni Father. Sabi niya, lahat ba ng Katoliko makakarating sa langit? Yun po yung tanong ni Father kanina. Lahat ba ng Katoliko makakarating sa langit? Sumagot, may sumagot, hindi po. Eh yung mga born again, makakarating ba sila sa langit? May born again ba dito? Taas nga po ang kamay. Wala naman ano. Kasi po may narinig ako, sila lang daw po yung makakarating sa langit eh. Yung bang mga iglesia ni Kristo, lahat sila makakarating sa langit? Hindi. Tama po. Kasi nakababad man tayo sa ganitong gawain o sa gawain pangkabanalan, subalit kulang tayo ng pananalig, pagtitiwala, paniniwala at pagsunod sa Panginoon, hindi po tayo makakarating sa kanyang kaharian. Amen? Kaya mayroong requirement si God. Alam ko naman po, isa lang naman po ang layunin natin dito eh. Lahat po tayo, isa lang ang layunin. Ano po ang layunin ng bawat isa sa atin? Yung umaman? Hindi po. Ang layunin ng bawat isa sa atin ay magkaroon tayo ng sa ating mga palad, ng sarili nating mga mapa patungo sa kanyang kaluwalhatian. Amen? Kaya ang pananalig sa Diyos, meron nga po kasing nagsabi eh, basta daw gumawa ng mabuti eh, makakarating daw sa langit. Agree ba kayo dun? Paano po kung yung paggawa ng mabuti, meron pala siyang hidden agenda, na kaya pala kita, sinusustain kita ng isang kabang bigas, buwan-buwan, may asawa ko, yung palang anak mong magandang dalaga, eh, type ko pala. Pero kung isipin mo, mabuti ginawa ko. Sustentado kita ng bigas kasi alam ko na kulang ka sa kabuhayan, pero may iba akong hangarin. So hindi lahat ng mabuti ang ginagawa ay makakarating sa kaharian ng Panginoon. Ang sabi, ang sino man na may ganap na pananalig at pananampalataya na may kaakibat na mabuting gawa, ang siyang makakarating sa kanyang kaharian. Pag daw po kasi tayo nananalig, tangay na raw po lahat yun. Sapagkat ang taong nananalig, ang ginagawa ay mabuti. Amen? Kaya yun po yung requirement ni God. Kaya nawa, mga kapatid, yan po ang Diyos sa buhay ko. Salamat. Hindi pa naging huli ang lahat. Habang ako eh, medyo may lakas-lakas pa, yung mapa na to, binigay pa rin sa akin upang gamitin ko na maging roadmap ko patungo sa kanyang kaluwalhatian. Nawa po mga kapatid, yun po ang maging layunin ng bawat isa sa atin. Huwag po tayong makontento na umaaten tayo, yung iba nga po sa atin eh, lahat ng religious organization, seka member eh. Member tayo ng napakaraming religious organization, garantya ba yon na makakapasok tayo sa kaharian? Ano po ang sabi ng Panginoon sa Biblia kung natatandaan nyo? Ang sabi po ng isang nilalang ng Panginoon, Ama, nandirito po ako. Naglingkod po ako sa iyo. Ano ang sagot ng Panginoon? Umalis ka sa harapan ko. Hindi kita kilala. Kaya mga kapatid, sana po at this point in time, hawak-hawak nyo na ang sarili ninyong mga mapa patungo sa kanyang kaluwalhatian. Sapagkat kung wala pa hanggang ngayon, paano kung mamaya? Wala na. Meron pa ba kayong mapang tatahakin patungo sa kanyang kaluwalhatian? Kaya yan po yung dapat nating paglunggatian sa ating buhay. Mahawakan na natin ang mapa ng ating buhay patungo sa kaharian ng ating Panginoon para anumang oras na bawian tayo ng buhay, makakapiling tayo at makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, Mami, sa inyo pong napakagandang pagbabahagi. Lahat po tayo ay mahal ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga po sa mensahe ng Banal na Espiritu sa bawat araw sa ating minamahal na Apo Konching, hindi po mawawala ang katagang
mahal na mahal ko kayo. Sa dami-dami ng ginagawa sa atin ng Diyos, patunay at patotoong tayo ay Kanyang minamahal. Kaya nga tinatawag natin siya na Diyos ng pag-ibig. Kaya inaanyayahan ko pong magsipikit ang lahat. Sabay-sabay po nating balikan sa ating kaisipan ang lahat ng mga ginawa ng ating Panginoon sa ating mga buhay na ito'y nagpapatunay na tayo po ay Kanyang minamahal habang tayo po'y inaawitan ng mga malaanghel na tinig ng ating mga koro sa saliw ng awiting Diyos ay pag-ibig. Tara po, alalahanin natin ang lahat ng ginawa ng Diyos sa ating buhay bilang Kanyang patunay na siya'y Diyos na mapagmahal. Inanyayahan ko pong ipikit natin ang ating mga mata. Diyos ay pag-ibig. Kapatid, marami ng kaganapan na tayo'y pinagaling ng Diyos sa ating mga karamdaman. Marami ng kaganapan na tayo'y pinagalak niya sa ating mga kalumbayan. Tinugon ang ating mga panalangin at kahilingan. Nalaman mo na ba ito at napasalamatan? Kaya't sa pagkakataong ito, taglay ang pusong may pananalig at pananampalataya. Buong kapakumbabaan nating purihin at pasalamatan ng Ama sa pamamagitan ng pangwakas na panalangin na pangungunahan ng ating kapatid na Desiree, ang lahat po ay magsiluhod. Aleluya, aleluya, aleluya. Sa pangalan ng katastasan, Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasama po kami sa kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa kapara ng sa langit.
Aba, Santa Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasama po kami sa kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa kapara ng sa langit. Aba, Santa Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasama po kami sa kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa kapara ng sa langit. Aba, Santa Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Luwalhati sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Tayo pong lahat. Sinfikado concebida. Sinfikado concebida. Sinfikado concebida. Pumanaw kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, kami ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. O Diyos, amang dakila at mapagmahal, papuri at pasasalamat sa mga sandaling oras na ito, sa araw po na ito na ang bawat isa sa amin ay pinahintulot mo na mapadako sa dakong ito bilang tipana ng iyong banal na espiritu sa katauhan ng aming minamahal na Apo Kunching. Wala man ang kanyang katauhan, subalit salamat po Ama sa mga pinili mo at tinawag mo na tumindig sa harapan upang magsiwalat at magbahagi kung papaanong magpakilala ka sa bawat isa. Marami pong salamat, Ama, sa mga ginamit mong mga kapatid na tuwirang nagkaroon kami ng kapakinabangan at kabuluhan sa aming buhay pananampalataya ngayon sa oras na ito. Nawa, Ama, hindi na sayang ang sandali na pananatili ng aking mga minamahal na kapatid sa dakong ito kung hindi umuwi po ang bawat isa na taglay ang kapakinabangan na bahagi mo sa oras at sa araw na ito na gamit ang mga katauhan ng aming mga minamahal na kapatid na way malubos ang kanilang kagalakan, ang kanilang pananalig at pananampalataya na kung papaanong sa dakong ito ay tunay ngang ikaw ay patuloy na nagpapakilala, nagpapadama at patuloy na bumubuhay
sa diwa ng bawat isang mga anak mo. Ama, walang hanggang papuri at pasasalamat ang patuloy naming sa iyo at ay iniaalay. Ang bawat isa ay patuloy pong ikaw ang nagbibigay ng kalahat-lahatan na kapakinabangan. Kaya't hindi man po, Ama, sapat ang aming pagbabalik sa iyo ng pasasalamat. Subalit patuloy kami nagsusumikap na maipadama namin sa iyo ang aming lubos at walang humpay na pagkilala, paggalang, at pagbibigay kadakilaan sa lahat ng ginawa mo sa aming buhay. Ama, sa mga sandaling ito, yamang kami niloob mo na sa dakong ito ay makatungo. Patuloy mo po nawa, Ama, na gabayan ang mga anak mo na walang sawang sa iyo ay patuloy na tumutugon at tumutubad sa bawat pagtawag mo. At ang lahat ng mga anak mo na ginagamit bilang mga alagad, choir, IT team, ay malubos po nawa ang iyong sa kanila ay pangunguna at paghahari. Mula ulo hanggang talampakan, kahit saan magtungo na sila po ay iyong atasan na sa bawat lugar na tutunguhan, ikaw po nawa ang sa isip sa puso ay manguna at lubusang kumilos sa bawat anak mo na iyong ginagamit. Ama, narito po kaming lahat naniniklod sa iyo. Sinasamo po, Ama, ang bawat aming mga pagkukulang, kalabisan, mga kasalanan na hindi namin batid bilang katauhan. Subalit ikaw, Ama, batid mo magmula sa kaliitlitan hanggang sa malalaki. Nawa po, Ama, ipagkaloob mo po ang iyong pagkahabag at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Kaya't sa mga sandaling ito, Ama, patuloy po naming inilalagak at iniaalay ang aming sarili sa iyo. Yamang kami narito, Ama, nagtungo kami ng mapayapat maluwalhati na ikaw ang nangunat naghari. Gayon din naman po nawa ang iyong patnubay at gabay ang siyang mangunat maghari sa aming pag-uwi sa aming mga tahanan. Ang lahat ng ito, Ama, ay tinataas namin sa iyo. Sa pangalan ng iyong bugtong na anak na aming Panginoong Hesukristo, sa liwanag at kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, sa pagkandili ng inang Birheng Santa Maria, at sa pangalan ng aming minamahal na Apo Kunching, Amen. Sa pangalan ng kataas-taas.